So yun. The time has passed and I'm just glad na despite the pandemic, safe tayong dalawa. Yun, bilang kapatid at nadalaw mo kami, ang family mo dito. Syempre naman. Dito ka sa TMP Creative Complex at we will be doing a podcast. So yun, good evening everyone. This is Dog Brock. Kasama ko isang special na tao sa akin. By the way, this is Dog Brock Radio. Mapapanood nyo to sa Dog Brock TV sa aking YouTube channel. Mapapahinggan nyo to sa Spotify, Apple Music, iTunes, at marami pang iba. In this series, I talk with very special people. My friends, my colleagues, business partners, and everyone din sa industry ko. And we go deep into conversations. And this episode is so special to me because I am with a brother. An artist, of course, a businessman, a business mogul, a gangsta. Para sa akin, yun yung definition ng gangsta kung syempre, ano ko ngayon. Totoo. Ladies and gentlemen, please welcome my man, Price Tag. What's up? Kapusta kayo lahat yan sa lahat ng mga sumusubaybay sa hip-hop, sa nagmamahal sa kultura natin, at sa lahat ng mga, alam nyo na yun. So, kamusta kayong lahat? Sana safe kayo ngayon at yung buong family nyo at sana malayo kayo sa sakit at pagpalain kayo ng Panginoon. Yeah. God bless everyone. Anyways, di ko alam kung paano ito sisimulan kasi basically alam ko naman lahat sa'yo pero alam ko marami nag-aabang kung sino ka talaga. Mm-hmm. Kasi may mga interviews ka pero hindi naman din lahat nasasabi. Mm-hmm. Feeling ko ito yung special, ito yung moment para malaman nila yung inaabangan nila about you and mm-hmm. I'm just glad na nandito ka. Salamat din at naimbitahan niyo ako dito. Lalo pero especially ikaw. Salamat, Utol. Pero bago ang lahat, kamusta ka ngayon? Anong ginagawa mo pinagkakabalahan? Okay naman, mas maluwag, mas masaya. And family lang, business. Yeah. Business. Ano pa ba? Yun sa Villainware, mm-hmm. sa music. Music. Yun, ginagawa ko ngayon yung album ko. And yung mga, yeah, Barcode 2. Second album. Barcode 2. And, yung mga teasers ka na, ng mga ibang tracks na tapos na. I'm excited. Although nagkaroon lang talaga ng pandemic. Delays, of course. Delay, of pero syempre, perfect timing. Naniniwala naman tayo sa perfect timing and dahil sa situation ngayon. And yun, and music videos. May mga music video ko na ilalabas. Yun ang pinagkakabalahan mo. Yes, bago ko ilabas yung album ko, may mga, I think, 3 music videos ako nilalabas ngayon taon. Wow. Yeah, and kailangan. It's September na. Oo, yeah. And para sa akin kasi, no excuses. Yeah. Yun talaga yung important. Pero mas cautious lang, mas maingat lang. Mas maingat. Hindi madali yung gumawa ng music video ngayon. Ha? Hindi madali mag-mount. Kailangan naka-rapid test lahat ng crew, mm-hmm. kailangan lahat ng involved, mm-hmm. safe, diba? For the safety of everyone. Oo naman. Pero hindi ka umihinto, tol. Doon ako bilib. kasi ang huminto talo eh. Oo, no? Sa akin siguro, as long as nakuha ko yung opportunity na to, andito na ako kahit papaano masabi ko ng... Wala na tayo sa gitna. Wala na tayo sa umpisa. Wala na tayo sa umpisa. Pwedeng gumigit na tayo. Oo, pero malayo pa. Malayo pa. Marami pa pagsubok. And ayun, so yun nga, yung energy ko simula nagsisimula ako hanggang sa naramdaman ko na nakukuha ko na... At hanggang ngayon is hindi pa naman nagbabago. Hindi natuturo yung gutom, Price. Hindi. Yun yung meron ka. Nawala sa marami. Oo. Yung gutom, yung... Actually, marami rin naman gutom. Pero minsan kasi, hindi din dapat minamadali. Oo. May proseso timing, talaga, no? Trust the process. Lahat ng rejections na divert mo into positivity na alam mo na meron para sa'yo. Eh. Kaya nga, hindi ako takot gumalaw o gumawa ng magkamali o sumugal. Dahil ilang beses na ako natalo. Oo. So, I got nothing to lose. Pero wala kang talo sa flip-top. Sa one-on-one. Sa one-on-one. Yun na, wala lang. I mean, pero going back, doon ka talaga, no? Yeah, doon ako focus. Tapos, syempre, sa girlfriend ko ngayon. Dahil sa nangyari sa amin ngayon na nagbago ako. Kanya. Blessing talaga yung mga... Oh, na, bilang king, kailangan mo talaga ng queen. Syempre naman. Diba? Physical, a queen... Yeah. Yung asta, yung pag-iisip, yeah. Diba? Shout pala kay Nika Landas. Baby yeah. Shout out, Nika. Tapos, masaya ako ngayon na... I can say. Na
Eto, wine-wine na lang tayo ngayon. Dati wala last na. Natin uminom eh. Grabe. Hard. Yossi Alak. Yossi Alak. Although, alcohol pa rin naman to, pero hindi na siya yung grabe na. Lalo si Garillo. Sabi ko kay Price, punta ka sa podcast ko. Sa isang kondisyon. Magpa-wine ka. Diba? Para si Price tag. Kung babayaran ko to, napakamahal. Pero yeah, wine lang. Hindi, kapatid. I'm just glad. I'm proud. My entire family is proud. Mamaya pag-usapan natin kung gaano kalalim yung relationship natin. Yeah. Pero, I saw your latest single with CLR last night before ako matulog. Nasa number 40 plus siya sa trending in YouTube, Philippines. Wish bus performance yun ng Barumbado. Chinek ko kanina lang, nasa 19 na. As we speak now, trending number 19. Wow. Congrats, man. Sobrang saya ako na naabot namin yung ganun. Ibig sabihin may nakaabang. It doesn't... Kasi ang dami naman nagpa-perform sa Wish. Dami nila subscribers. Hindi mo masabing dahil sa dami ng subscribers nila yon. Dahil sa daming hip-hop audience ngayon. Yeah, totoo. Kasi may mga nagpa-perform, di naman nagtitrend eh. Hindi naman ganun kataas, di ba? Siguro na bukod doon, bukod sa hip-hop, which is malaki pa salamat ko sa lahat ng mga hip-hop fans ngayon na tinatangkilik ako, tinatangkilik si CLR. May pares din kaming market. Tama. May pares kaming fanbase, kaiba. Siguro sa mga nanonood is nag-combine yun, nagsama kami ulit dalawa. Oo, dami nag-aabang ng next yung song together. Yes, and at the same time, yung market ng Wish, hindi lang naman music, rapper, shoutouts din sa or Wish. Hip-hop yung nakikinig. Tama. Which is na-appreciate kami ng mga ibang musikero siguro. Oo. Especially, syempre yung kanta is kasama ko si CLR. Mm-hmm. And alam natin kung anong kayang ibigay sa lamesa ni CLR pagdating sa mga ganong bagay. On R&B shit and well, all that shit. Yung price tag, galing. Yung fanbase ng price tag, which is gangsta rap and motivation rap or... Uh-oh. Gangsta rap, street rap, hood, kung ano man. And of course, your fan base from the battle. Yeah. The battle MC price tag, yeah. And then, syempre, yung music na yun, and then hahaluan ni CLR na R&B. Yung tamis, rap, yung sarap, no? Yung kung paano siya gumamit. Yung tonuhan niya. Gumamit ng tono. Hindi ko ma-explain. Melodic niya. Hindi ko ma-explain. Walang. Demonyo yun eh. Hindi ko ma-explain kung paano mo, hindi mo ma-describe kung ano klaseng talent yung meron sa kanya. Yeah. He is a gift. He is a blessing also. Yeah. Galing na tao. Sobra. So thankful ako. Nagsama kami ulit sa kanta. Mm-hmm. And ayun, nakita ko naman yung resulta at kahit ito pa lang one day pa lang. Hindi pa wala pa nga atang isang araw eh. Wala pa. 22 hours pa lang bago tayo mag-record ata. And kahit papaano, masaya na ako na nakikita ko na ganun na yung feedback sa congratulations. Amin. And papasalamat ako sa Most High, sa mga kapal at siyempre, sa lahat ng mga nakapalibot sa akin. At siyempre, kay CLR. So, yun. Congrats to you. Congrats to CLR. And thank you rin sa Wish for giving a platform. Lalo ngayong pandemic. Sobra. Daming musikerong hindi nakakatugtog. Sobra. Kasi most of the artists and musicians, sumisikat yan sila because of the content. Cellphone video sa performance. Ang galing sa live. Ang galing mag-event. Ang galing mag-perform. Doon. Wala nun lahat. Yeah. Si Wish tuloy. With, syempre, may precautions, di ba? May precautionary measures sila, safe kayo and everything. Kasi hindi natin nakikita yung virus eh. Pero one thing that I like about them is now, they are giving platform for hip-hop artists. Tuloy-tuloy. Yeah. Sila Omar is there, Tiny is there, di ba? Sila Sir Glock, sila Shanti. Dati, sila Al James, lahat nandun doon na. Dati, ilan lang yung nakakasampa doon, di ba? Pero ganun nakalakas. Ibig sabihin, ganun nakalakas yung music natin. Masyado nila niluwagan yung pintuan para sa hip-hop. Yeah. Dati binuksan nila yung pinto, di ba? Oo. So ngayon, parang pati yung gate binuksan eh. Oo. Pasok. Pasok lahat. Pasok. Which is masaya. Kasi napapakinggan ng mga ibang tao na sa kanila hindi nag-exist. Ang ganda ng hip-hop ngayon. Oo. I'm not saying na hindi ganun kaganda yung hip-hop dati. Yeah. It's just, it evolves na mas na-adapt na ng gaya ng mga age ng mga pamangkin ko, ng mga age ng mga creatives natin na na-enjoy na nila. Yeah. Dati kasi sa atin, kapag di ka nakikipagbasag ulo, hindi ka makaka-relate sa kanta ng hip-hop dati. Mm-hmm. And now, it's different that niyayakap na siya. I mean, I've seen people singing your song. Na pag nakita mo sila, hindi mo alam na nakikinig sila sa'yo. Yeah, iba na yung, gets mo, parang
Oo, ano, universal na ang hip-hop. Parang sa States, ano yung tugtog sa 7-Eleven sa States? Hip-hop music. Yeah. Ano yung tugtog sa gasoline station? Hip-hop music. Mm-hmm. Ano tunog, tugtog sa mga auto ng mga tao doon? Hip-hop music. Yeah. Ganun na rin siya dito. I think siguro, medyo na-educate yung tao about hip-hop. Yeah. And na it's not baduy. Thank you din sa roots natin dahil kung yung wala, yung mga old school, yung mga nagbigay, roots, yung mga gumawa ng tulay. Oo. Nag-pave ng way. Yeah. Kasi kung hindi nila, kung tinigilan nila yon, hindi natin alam kung hindi anong, natin anong sitwasyon ng ano, kung anong sitwasyon ng hip-hop ngayon. Pero kundi dahil sa kanila, wala tayo ngayon. So, ito naman yung mga bago or yung mga sumunod is pinaglaban din nila hanggang sa, yun, dire-diretso hanggang sa mga bago ngayon. And siguro nakikita ko dun is, good job din para sa mga sumunod na henerasyon dahil ginawan nila talaga ng mga, gumawa sila ng hakbang para magpakita ng magagandang musika para sa ating mga kapwa Pilipino para mas maintindihan nila kung ano nilalaman ng hip-hop. Oh, din. Para pakinggan, more on positive, in a positive way. Oo. Sa love artistic song. Artistic way. Yeah. Sa love song, sa about sa buhay. Mm-hmm. And mas na-appreciate na ng mga Pinoy at ng mga kabataan hanggang sa pumasok na sila sa kultura na to. At mahalin tong kultura na to. Not just in music alone, but in content also. Music videos, di ba? I mean, bold action yung ginawa mo. Then, ang dami rin magagaling na creatives, director, at kailangan, tao. Unlike before siguro, pili. Oo, si sobra. Si ganito, kunin. Ilan lang yung director sa Urban ito, Music Awards, yeah, mga ganun, di ba? Ito kunin natin sa gig. And sa artist, sa artist, sa artist also. Oh, yeah. Yeah, yung mga artist na. Pipiliin mo lang eh. 10, nasa 20, nasa 30. Pero ngayon, kahit saan ka kumuha, yeah, tatauhin. Yeah. Pero ngayon, isipin nyo, ang pinakamaganda dito sa industriya na to is mas sana mas madami pang sumikat, mas marami pang bago na magkaroon ng pangalan. Yeah. Sana marami pang bagong sibol na magkaroon ng hit song or ng magandang music or album or music videos na pumatok. Na ang sa akin naman, kasi dapat talaga suportahan kahit sino nag-strive. Oh, naman. Kasi ang kalaban natin hindi naman yung taga rito. Ang kalaban natin yung taga labas na pag nagko-concert dito, dinudumog. Mm-mm. Diba? Bakit hindi natin hayaan na lumaki lahat ng nandito hanggang sa yun yung nakakalabas? Exactly. Sarap, di ba? Nakaka-proud yun. Yung sabi natin mo, dati pinapanood ko lang yan sa B-side, di ba? Una lang yan, pinakauna yan tumutugtog. Ngayon, tapos may concert na sa Araneta. Di ba? Di ba? Actually, yun ang gusto natin mangyari. Yun ang goal. Yun ang goal talaga. Na magkaroon ng gano'n na hindi lang, thank you rin sa mga companies na naniniwala sa mga performances ng mga artists. Dumadami na sila. Nagko-corporate na. Pero maganda yung magkaroon ng isang malaking event produced ng hip-hop heads or ng mga organizers na hindi pinasok ng kung sino lang na namuhunan. Tama. Diba? So, yun yung importante na, I mean, yun yung sana mangyari in the near future. I think, siguro, mangyayari yan. Mangyayari yan. Hindi na malabo, hindi din para tumagal pa. Oo din. Malapit na. Oh, anyway, nasa ano tayo ngayon, so yung naka-pause. Estado ng industriya natin ay napakalakas ngayon. So hindi. Pero naka-pause, kaya lahat gigil mag-event. Exactly. Kaya may, pag pwede na, malamang maglalabas niyan after nito. Oo. Well, nakakatakot yung mga bangkong content, nakabangko. Anyways, Price, marami kasing hindi pa nakakaalam and tuwing kinikwento mo to, tuwing napag-uusapan natin to, lalo nung bago pa maging Price Tag today, si Price Tag. Mm-mm. Yung mga panahong magkasama tayo. Nasa Flip Top ka pa. Kinikwento mo sa akin to, and I'm always fascinated by your story and sobrang, kaya importante ka, kaya mahal kita bilang kapatid kasi salamat. Yung pinagdaanan mo hindi biro. Balikan natin yung childhood ng Price Tag. Paano ka nung childhood ka? Kahit mabilis lang. Paano ka, I mean, yung mga notable stories lang na ito, nung second year high school ako, ganito, and then ganito, and then ganyan. Kwenta mo ako tungkol sa childhood mo, and then your, paano ka napunta sa Shots Fired Entertainment, and yung hanggang saan napunta ka na sa pagbabattle sa Flip Top? Dati kasi, mahilig na mag-rap. Actually, pinanganak ako sa Sampaloc. 2002 to, no? Mga 2005. Pinanganak ako sa Sampaloc. Okay. Manila. Manila. Manilenyo ka talaga. So, pinanganak ako sa Sampaloc and then yung magulang ko is parang, di ko alam eh, pero
wala sa ayos. Okay, okay. And then, siyempre mention ng droga daw. Kwento na lang sa akin. Okay. Hindi mo talaga kinamulatan, eh, no? Hindi ko na kinamulatan, hindi ko na namukaan. Mm-hmm. So, and then ito, may babae na, which is yun yung mama ko ngayon. Okay, okay. Na parang pinahawak lang ako, naging nakipagkaibigan dun yung tunay kong nanay. Mm-hmm. And, ayun, parang may ninakaw ata siya dun sa bahay na nung mama ko. Something. And then, ikaw yung in return. Yun, alahas yun. And then di na bumalik ako, iniwan na ako dun. So, okay. Ang katotohanan niyan is adopted child ako. Oh, yeah, yeah. Yan. Tapos, lumaki ako sa parents ko, sa naturing ako nanay at tatay. Mm-hmm. And naging, I'm blessed na may kumupkup sa akin na ganun. Mm-hmm. Na tinuring kang sariling anak. Sariling anak. Pero, syempre, hanggang sa nagkaroon ako ng kapatid din. Okay. Pagdating ko, after 2 years ata, I think three years, nagkaroon na yung kapatid ko, which is Ayuban yung kapatid ko. And then, ayun, syempre, lumaki kami, sabay. Hindi mo maaalis sa ano eh, hindi mo maaalis sa sitwasyon ko na parang iba. Iba yung paligid mo. Mm. Kasi hindi ka tunay na anak. Diba? So, may mga pinsan ako na parang hindi ako masyadong pinapansin. Hindi naman anak ni Tita ano talaga yan. Yeah, mga ganun. Kaya even though... That's a hard situation. Yeah. Lalo nung bata kayo, diba? Yung parang least favorite ka. Mm-hmm. Okay, okay, okay. Although, ako nagtaka din ako hanggang sa naintindihan ko kung ano ibig sabihin nilang anong gusto nila ipahiwati ko iparating na kung ano ibig sabihin nun hanggang sa tumatanda ako na okay, ito lang pala, ito pala yun. Mm-hmm. E rin nagtanong-tanong ako, bakit ganun, bakit ganito, ano nangyari? So, na-realize ko na parang sa dami-dami ng tao, ba't sa akin nangyari yun? Okay. Well, thankful naman ako kasi may umagapay at pinagmahal sa akin. Oo, naman. Na kahit hindi ko kadugo, tinuring nila ako na parang anak talaga. Pero hindi maaalis sa utak ko yung mag-iisip ako ng iba. Oo, oo. And kung saan ako nang galing, siguro sa bloodline ko eh. Oo, talagang crack baby ako eh. Oo, tama. Diba? So, produkto ako ng isang... Hindi naman pagkakamali pero isang unplanned possible pagkakamali kasi parang ang kwento daw yung tatay ko ata police na protector ng droga sa Sampaloc yun ang parang sabi sa akin medyo malaki na ako. Okay, okay. Pero parang naanakan niya lang yung nanay ko. So ayun doon na nagsimula yung mga bagay na gumulo sa utak ko hanggang sa doon na nagrebelde. Which is mali. Masasabi. Oh, and then ayun na nagsimula na yung dati kasi basketball eh. Basketball talaga yung career. Until now you play heavy basketball eh. Oo naman. Oo. Pero yeah. So dati basketball, laging tambay sa court, kanto, ganun, pustahan. Yun nga, under influence of other people na ayan na yung pumasok yung gang. Okay. Grupo-grupo na. Oo, nag-start na. And then, ayun, doon na nagsimula yung mga bagay na hindi inaasahan. Na hindi ka proud. Hindi. Masaya ako na napagdaanan ko yun at nalusutan ko kasi marami mga hindi nakalusot nun. Naiwan dun? Naiwan dun. Natiso at dun? Yung mentalidad, ganun pa din. Oo. Hindi kasi siya maganda eh. Yeah. Pero proud ako na pinagdaanan ko yun at naging parte ako ng ganung karanasan sa buhay. Pero as a person, as a man, kung iisipin mo yung bagay na yun, hindi siya maganda para sundan o... Gayahin ng susunod na henerasyon o ng anak mo. Oo. So, dumating sa panahon na pumasok ako ng gang. Mm-hmm. Which is hindi ko naman pinagsisisihan. Oo naman. Kasi kung hindi ako dumating doon, wala ka dyan ngayon. Wala ako dito ngayon. Wala yung gulang ko ngayon. Oo. And yung street smarts doon niya na doon ako lahat. Yeah. And ayun, pumasok ko sa gang. Shout pala sa lahat ng mga TBS sa buong Pilipinas. Yeah. Shoutouts, TBS. And then, pagpasok ko ng gang, doon na nagsimula yung gulo, away. Siyempre, yung pagmamahal mo sa grupo eh. Oo, oo. Kahit hindi mo alam yung dahilan. Hindi ko alam tama, yung dahilan. Tama tayo, kung grupo ko ito. Tama tayo. Sinaktan ka, tama ka, mali ka. Oo, tama tayo. Tama tayo. And then yun. Normal yun. Doon na nagsimula na parang hindi ko na alam ko. Ngayon ko na lang na-realize, hindi ko alam ko na pinaglalaban ko nun. Oo.
mananakit ka ng tao. Oo. Oo. Masasaktan ka kinabukasan. Oo. Mananakit. Bawi ka ulit. Babawi ka ulit. Ikaw ulit. Babawian ako ulit. Bawi ka ulit. Sampu sila, nabawian ako. Mm-mm. Sampu kami, dalawa lang sila. Oo. Oo. Ganun. So, abangan, no? Ano, paano? Never-ending. Walang mananalo. Violence. Yeah. Hanggang sa dumating yung pagkakataon na mas malala na yung nangyari. Okay, okay, okay. Ito. So, yung malala na yung nangyari, nakita nila ako. Bata pa lang ako nun. Yung time na yun, lalo sa Bacood, Santa Mesa, siguro may mga ilan-ilan pa rin na... Yung talaga hood mo, no? Oo, ilan-ilan pa rin mga nakakaalam ng kwento at saka may mga ibang tropa ako nakakwento sa kanila, yung mga naka-witness. Yun nga, yung time na 13 years old pa lang ako, no, matatanda na nakakaaway ko. Gangsta. Diba? Hindi, kasi ano eh, diba? Pag galing din ako sa streets of Las Piñas and cut ko lang ng mabilis. Ang boring kalaro ng mga kaedad mo. Totoo. Pag ganito ka mag-isip. Totoo. Diba? Tropa mo lagi mas matanda. Kasi totoo. Bakit yung trip nyo? Diba? Text, yun. Baduy. Totoo yun. Totoo text yun. Ang puta. Diba? Oh, anyways. Ako iba na nilalaro. Oo, oh, diba? Diba? May penggan ka na nun. Diba? Masumpak. Oo, oh, nagaganong ka na ng pako. Oo. Okay. Lalagay mo pa sa ihi ng daga yun. Oo. Oh, diba? Kasi naniniwala kang lason yun. Diba? So yun nangyaring yun. And then may dumating na panahon na parang hindi na biro yung nangyari. Ibang sakitan na yung nangyari. Okay, okay. May so, nadadamay na... Hindi. Iba na. Yeah. Hindi na basta suntukan. Oh, hindi na ganun. Oh, may gamit na. And na-realize ko, sabi ko, 13 years old ako nun. Mm-hmm. Kasi dalawa lang sa mga iba, iisipin nila, pwedeng yung mga taga doon sa amin, na mga nakilala ko, alam nila na, si... Kilala nila ako, Odog nun eh. Si Odog, ginulpi yan. Si Odog, ganito. Yan yung una mong street name. Odog. Yan. Which is true. Totoo yan, yun. Ilang beses na ako nasa PAC. Sino pa si Raulo na naging walang yasa kalsada o kali na hindi naskuran. Kalokohan yun. Oo, wala. Before, dati, ang Pilipinas o ang Maynila as pinupugad din ng mga gangster. Oo. Although kahit may mga rapper noon, alam ko, ang talagang may hawak ng mga, ng hip-hop is gang. OGs. Uh-oh. Maynard Padrino. Yeah, yeah. Spoon. Yeah. Dapitan, Recto, TBS, Tempo kahit Street, malakas, OPG, kahit, Bahala na Gang. Kahit malakas yung Taugama, music. Kahit malakas yung Flatman, music sa sa Paranaque, sa gang, Tondo. Pero gang, gangs eh, no? Gang, gangs. Yeah. Gang. Pag rapper ka noon, pag hindi ka connected sa gang, todas ka. Wak na rapper ka. Hindi ka pwede mag-rap contest. Hindi ka pwede mag-rap contest. Oo, or hindi tama, ka mismo. Pwedeng pumasok sa, ibang... sa isang lugar nang walang hindi ka connected sa gang. Oo. So yun yung kinalakihan ko. Okay. Kasi nag-rap din ako sa Mandaluyong, freestyle. Sumusubo akong bumattle. Though hindi ako talaga battle MC. Okay. More on music na talaga ako. Okay. Music. Yun yung roots. Kahit wala pa akong beat noon, wala pang ano, meron ako mga binibili mga DVD, mga parang beat lang siya, tapos susulatan ko. Hindi ko alam paano ko i-record yun kasi wala akong contacts. When I was 13 years old. Okay. 13 years old to nangyari lahat. So, first year high school, mga ganun, no? First year, second year high school. Yeah. And then yun, hindi ko alam kung anong gusto kong patunayan eh. Kasi pagka nagulpi ka, duwag ka. Tama. Support ka. Oo. Pag ikaw na nakit, mayabang ka. Hindi ko alam. Malaki na ulo mo. Matapang ka na. Hindi ko alam kung paano ko babalansehin yung time na yun. At yung binabalanse ko, walang kakwenta-kwentang bagay. Walang sweldo at the end of lang. The day, no? Oo, pangalan lang. Pangalan lang yung pinaglalaban ko. Hanggang sa yun, dahil sa gang, muntik ako mamatay. Shit. Yung time na yun. Shit. Okay. At alam nila yung kwento na to. At di ko kakahiya to kung yung nagulpi ako ng malala talaga. When I was 13 years old. 13 years old. Yeah. Alam ng mga taga doon yan. Alam ng mga ilang tao yan. Minsan. Basag-basag. Hindi ako aabot sa ganung kalala kung hindi ganun ako kalawal. Oo din. I mean... Kung hindi yun pitik-pitik lang, kung hindi yun suntok-suntok lang. At saka hindi kayang gawin ng mga kasing edad ko yun. Noong time na yun. So, ganun kakakulit na bata, no? Para ganunin ka ng mga... Mga mas matatanda. Mga 15, 18, 20, di ba? Tama. Nai-imagine ko yung gigil nila. Para muntik kang mamatay. Mm. Diba? Ang mali ko doon kasi pinuntahan ko rin yung lugar nila mismo. Ikaw yung bumaba. 13 ka, no? Akala ko, kaya ko. Which is lesson learned sa akin yun. Na parang yun yung dun. Hindi siguro, lahat ng laban kailangan mong palagan. Totoo, eh. Totoo. Na parang yung gulang ko. Kulang pa. Mas magulang sila. Oo. Parang mali.
And then doon, saka hindi pwedeng tapang lagi na una, 'di ba? Yeah, yun talaga yung lessons na kuha kong ano, isa sa mga bagay na napag-aralan ko sa buhay na 'to. And then ayun, tapos may nangyari, after nangyari yon, may kinawa din kami. And then yung ginawa, nagpagaling ka lang. Bawi agad, ganun? Ayoko naman sabihin ganun. Pero oh, basta gumalaw din kayo. Okay. And then doon na nagsimula yung tinapon ako sa La Union. Okay. Ilang taon ka nun? 14 years old ako nun. 14 ka? Tinapon ako sa tinapon ka sa San Juan, La Union. No. Ah, hindi San Juan. San Fernando, La Union. And then doon yung time na, dati nag-rap na ako sa Manila, sa Mandaluyong, may mga nakasama na ako ng mga rapper. Yeah. Gusto ko mag-rap, kesyo ganito, kesyo ganun. Hobby ko na talaga yung pag-rap. Pero ang pangarap ko mag-basketball. Sobrang sakit mo na sa ulo nun para ipatapong ka na sa probinsya. Hindi, tinakas na ako ng airmat ko nun eh. Parang sinabi hindi na safe. Hindi na safe. Hindi na safe. Supi na dito. 14 years old nang puta. Kilala ng barangay. At hindi, kids, hindi ko sinasabi to para tularan, ninyo. At gusto ko lang sabihin sa inyo na hindi to astig. Oo. Hindi to nakakatapang or hindi to nakakatindi ng pagkalalaki. Gusto ko lang sabihin sa kanila na thankful ako kasi nakasurvive ako doon. Why? Hindi yun dahil magaling ako. Oo. Ibig sabihin nun, mahal ako ng Diyos. Tama. Isipin mo, sa time na yun, may mga namatay na kasama ko. Oo. Oo. Mga kakilala ko sa gang and sa streets. May mga namatay na kasing edad ko din. Kung hindi sila nasaksak, na baril sila. Oo. Pero bakit ako hindi nangyari yun? Oo. Yung time na yun, nag-align yung universe. Time na 50-50 ako sa ospital, yung nagulpi ako, sobrang isipin mo, walang hindi hinayaan siguro ng Panginoon na merong matalas na tumusok sa akin. Oo. O walang bala na pumasok sa akin noong time na yon. So ibig sabihin nun, may purpose ako. Tama. Sa mundong to. At kung nangyari yun, malamang walang price tag ngayon. Oo. So yun ang iniisip ko. Hindi yun pagiging astig. Oo. Hindi yun dapat tularan. Kumbaga nililingon mo lang kung gaano ka kaswerte para pag-ingatan mo kung ano yung meron ka ngayon. Exactly. Para iwasan yung mga bagay na dapat iwasan. Na. Okay, balikan natin yan. What's up, cyberspace? Maraming salamat sa panonood dito sa Dog Brock Radio. Sana nag-enjoy kayo at sana nakapulot kayo ng mga aral at values as much as I did nung ginawa ko yung interviews na to. Kung hindi pa kayo nakakapag-subscribe, please do subscribe in this YouTube channel, Dog Brock TV. At mapapakinggan nyo lahat ng episodes ng podcast ko sa Anchor, sa Spotify, Google Podcast, at lahat ng podcast and music digital streaming platforms around the globe. Maraming salamat again at balik na tayo sa episode. So yun. Iba yung feeling pag yung price tag yung naglalagay ng alak sa baso mo. Siyempre, special yun. So yun, 14 years old, tinapong ka sa La Union. La Union. Okay. Siyempre ako naman, medyo naiiyak na ako sa bus nun eh. Parang sabi ko, bakit ako pupunta ng probinsya? Diba? Kasi pag taga Manila ka, kahit La Union lang yan, Bulacan lang yan, para sa dati. Para sa'yo napakalayo, wala namang Facebook eh. Wala. Namang, 'di ba? Wala namang Messenger, wala namang hindi namang ganoon. Friendster meron nun. Oo, pero I mean, ang hirap ko mo, Nick. Like, yung anxiety mo na bagong tropa. Paano totoo, yun? Totoo. 'Di ba sino mga siga doon? Yung mga siga yun, sa amin tropa ko na eh. 'Di ba? Back to zero, parang ganoon yung mindset mo. And then, okay. Punta ko ng La Union. Akala ko yun nga, probinsya. Oo. And tumira ako sa tita ko. Okay. Na principal dun sa school. Okay. So, syempre, konserbatibo yun. Principal yun eh. Principal, ano, kailangan, ano ka, alas 8 nasa bahay ka na. Uh-oh. Yung mga panahon na yun, iba utak ko. Oo. Kailangan ko nang uminom. Oo. Kailangan ko sumindi. Oo, ganun. Hanggang sa nakita. 14? Oo. Tapos yung tito ko, buti na lang yung tito ko, nagpapastol ng kambing. Oo. Pero tito, ganyan-ganyan. Pingin Yossi, eto, pamangkin, gusto mo? Patingin ko, okay. Sindi tayo tito. Hindi kami tito. Sino, ibang, eto yung asawa ng principal o iba pa to? Hindi, iba. Pinsan yan. Pinsan yan. Kaya medyo sumaya ako. Oh. Ang dami rito. Oh. So, ganun-ganun. Siyempre, parte ng kabataan. Oo. Oh. Oh. Tapos, hanggang sa may mga nahanap na ako ng mga katropa doon. Okay. Hip-hop sila, mga rapper. And then, nagulat ako, ang daming rapper sa La Union. Oo. Oh. Ang laki pa pala ng isipin mo sa La Union, galing din sila ang Crazy Family from Denmark. Mostly Crazy Family Donggalo, Dilangkanto nasa La Union. Si Ives Presco. Ives ng Two Joints. Taga La Union. Taga La Union din. Yes. So ang dami. Dami hip hop. Na hip-hop. Hindi
hindi lang yun sila... lang yung nag-surface, ha? Mm-mm. Paano pa yung mga nasa underground doon? Exactly, yun oh. Talaga. Ganun, ganun ka... Kalawak yung eksena doon. Grabe, hip-hop dito. Tapos tumutugtog sila sa radyo. Oo, oh, sa local lang. Isipin mo sa Manila, hindi na masyadong ganun. Kung hindi kasikat. Oo, hindi ka papatugtugin sa radyo. Doon, sila tumutugtog sa radyo. May FM sila na, na pwede mong i-play. Sa probinsya. Tapos napapakinggan sila doon. Sila lahat. Sabi ko, grabe competition dito. Grabe yung ano dito. So, mas lumawak yung ano mo? Basically, mas umano ka. Wala akong alam kung anong gagawin ko. Kundi nakipag-tropa ako sa mga itong mga group of people na to, which yung Outlaw. Shout pala sa lahat ng mga kababata akong Outlaw dyan sa San Fernando, La Union. Sa mga unang mong content, Outlaw yung mga kasama mo. Diba? Shout sa Outlaw, man. Yung kasama ko sila, pare-pares kami nangangarap. Wait lang, odog ka pa rin ito? Oo, odog pa rin. Okay. And then yun, sa music, paano kami mag-record? Oo, mag-record. Sinong magpaproduce ng beat? So, nangyari, nakaw. Nakaw sa YouTube. Oo, nakaw sa YouTube. And then susulatan. Pares kayo ng kanta ni, pares kayo ng beat ni Nelly, pares kayo ng beat ni ano. Di ba, mga ganun dati, di ba? Ganun eh. So, yeah, pero syempre, inisip ko nun, yung edad ko nun, 14, anong, paano ako mag-record kung wala kang pera? Tama. And then yung time na yun, pinalayas pa ako ng tita ko. Hindi talaga niya ako kinaya eh. Oo. Alas 12 ako. Kahihiyang ka na sa akin, iyo. Ganun, no? Hindi pwede yung ganyan. Ang tingin mo sa akin, katulad ng nanay mo, hindi. Oo, ganun. Lumayas ka. Oo. Tinanggap ka niya, wait lang. Feeling ko, tinanggap ka ni titang principal kasi akala niya kaya ka niya. Kaya, dito yan. Kaya ko yan. Kaya ko yan. Hindi siya. Hindi yung mubra. Shoutout kay tita. Pero mahal na mahal ko yun. Oo, din. Lalo ngayon, syempre, nagbago naman na ako. Mas alam mo na na gusto lang nila, tama. Pero pag ganun ka kaposok, wala, ganun ka mag-isip, kontrabida yung ano eh. Yung mga... Kasayaan mo yung iniisip mo eh. Gusto bakit ako matutulog sa tanghali? Eh, ang sarap gumala. Diba? Anyways. So, yun. Yung time na yun, lumayas nakapasok ako na sa music with Outlaw. Lumayas ka kasi... Lumayas ako and then nakitira na lang ako sa mga tropa ko. Okay. Dati kasi may yaya ako nung bata ko. Oo. So, doon nakatira. Okay. Taga doon. Taga doon. So, dito ka na lang. Siyempre, parang anak pa rin yung tinasin. Pero yung tinirahan ko doon, dahil hindi naman din sila mayaman, tinirahan ko doon sobrang sikip na parang bodega lang nila yun, na nilalagyan ng mga kahoy, ng mga panggatong. So, may concern, kami. Pero siyempre, hindi nila kaya mag-provide ng walang guest room. Kumbaga. So, yung lock ko doon, lock ng kandado na maliit eh. Diba? Alambre. Tapos yung ganun ang lock. So, sinaga ko yun. Mm-hmm. Yung, para lang may bubong sa ulo mo. Yeah, totoo. Yung kama, nipis. Oo, sakit sa likod. Nipis nung, ewan ko, ang tawag doon, manipis yung ano ng kama. Oo. And then yung unan, dalawa na alam mong pinagdaanan na ng mga gera ng Hapon. Yung maintindihan. So, tumira ako yung una na nanununtok. So, yung electric pan ko, yung walang, ano, talagang LEC lang yung gumagalaw. Real talk, alam na mga taga doon yun. Mahahawa ka mo yung alikabok. Hindi ko ikakahiya yun. Hindi ko ikakahiya. Dalawang taong ka, gano'n? Dalawang taon akong gano'n. Hindi ko kakahiya yun. Tapos meron naman akong, ano, meron. Paano yung food mo nun? Hassle ka? Ang food ko nun is, paano ba? Minsan, pag nagwawalis ako ng mga tuwit na dahon sa bakuran, ayan, pinapakain naman nila ako. Pero syempre, basta diskarte na lang. Tapos dumidiskarte na lang. Uwi ka, nakakain ka na. Ganun. Minsan mga gamit ko, dahil from galing ako Manila eh. Yung mga Jordan, mga Nike, Lowe's, kung ano-ano. Hassle. 2.5, bibenta mo ng 2.5, malaki. Allowance mo na yun for dahon. Allowance ko na yun. Kasi ang diskarte ko nun is, meron akong, ano eh, parang... lutuan ng kanin yung palayok yung maliit walang, na kaldero. Kalderong maliit lang, walang rice cooker nun, tapos para sa sarili mo lang. Pagka yung kanin, dati 15 pesos lang yung ano, kalahating kilo. Kalahating kilo, bibili ako ng bigas, hugasan ko, magsisiga ako ng kahon. Pagkaluto nun, tatanggalin ko, lalagay ko sa pinggan, hililinisin ko habang bumabaga pa. Yun yung reference ng mga una mong battle prom, di ka daw taga-probinsya. Oo, totoo yun. Pero hindi talaga ako lumaking probinsya. Oo, tinapong ka lang doon. Tinapong ako doon. Dahil sa katigasan ng ulo. Okay, anyway, nagsasayang ka, nagpe-prepare ka sarili mo. Parang independent ka, pero nakikitira ka, nakikisama ka. Madalas ang ulam ko yan, sardinas, noodles, kape. Miswa. Kape, miswa, kape. Sasawso ko, sasabok ko sa kanin. Tapos... yung sardinas. Masarap eh. Masarap naman. Masarap. Simple, di ba? I mean... Or kung walang-wala talaga, minsan may mga nagpipishball. Ulam, fishball. O kaya yung mga... Ako naranasan ko chicheria. Isaw.
Yeah, yung tagdodos na chicharon. Oh, naman ginawa ko 'yan. 'Di ba? Mm. Yung puro hangin lang. Mm. Okay. Yung mga ano, yung mga chicken skin, yeah. Ah, oh, usa 'yan sa mga ano, malapit sa plaza, 'di ba? Leg ng manok. Oh, pagka may 50 ka na, buhay ka na. Oo, maghapon mo ng ulam. Minsan tinatabi ko pa yung plastic eh, 'di ba? Yung mga isaw, yung mga ito ulam ko 'to ngayon. Oo. Takpan mo. Supot mo, lagay mo sa bag mo. Mamaya may ulam pa ako. Okay. Tapos yung kalahating... Swerte na pag may magdalang tropa, tol, may ulam ka ba dyan? Ito, century tuna, diba, may mga pa-century. Hindi, yung mga naluto na, o tol. Okay. Oo. Ang hirap, no? Para sa akin, masaya ako na napagdaanan ko yun eh. Ang saya nun. Masaya ako, pero nung time na yun, nahihirapan ako. Kung kailan, alam mo yun. Naalala ko nung high school ako. Ewan ko, feeling ko marami makaka-relate ka edad ko. I'm a little shy of 30 years old. Mm. Pagpapasok ko ng school, second year, first year, second year, third year, ganito lagi. Maglalakad ako ng 15 minutes or 20 minutes makakarating ako school. Nasa CAA kami, squatter yon. Parang kung ano yung tondo. Pero mas, medyo mas ano na yung tondo eh, kasi meron silang malapit na, medyo ang daming tao doon na may negosyo eh. May malapit na divisoria, di ba? Sa akin, parang, sa amin pedicab pa rin. Tondo kasi jeep na eh, tricycle na. Hanggang ngayon pedicab pa rin. Pero, lalakad ka sa mga streets of CAA. Uh-huh. Alis ka ng bahay, lalakad ka, mag-isa. Pinakamalapit na kaklase mo, dadaanan mo. O pinakamalapit na tropa mo, kahit ibang section, dadaanan mo. Dalawa na kayo. Uh-huh. Sunod, tatlo na kayo, apat na kayo. Hanggang darating kayo sa school, 15 na kayo. Ganon, dadaanan mo yung mga bahay-bahay. Ngayon kasi may group chat na eh. Oo. Kita-kita na lang tayo sa room, ha? Kita-kita lang tayo sa gate. Dati, walk trip, man. Mag-isa kang aalis, pang, tas grupo na kayong darating. Tas magyoyosi kayo sabay-sabay bago pumasok. Nakakamiss. Oo, ganun. Kasi ngayon may group chat na eh. Sige, maliligo pa ako doon na lang. Sino yung pinakamalayong bahay, yun yung... Yun yung unang maglalakad para katoping ka. Oo. May oras yun. Alas 5 ng madaling araw. Oo, ganun. Kasi wala kang pang ano eh. Wala kang pang school bus. Wala kang pang ano, di ba? Anyways. Lakad lang talaga. Ang sarap. Oo. Doon, tapos, kwento mo, paano naging from, okay, tiis-tiis? Nagtrabaho ako. Trabaho ka doon? Yan na. Hustle doon. Okay. Trabaho ako nung bandang mga... Gumagawa ka ng rap pa rin? Music or ano? Sulat ako noon sa notebook. Okay, sulat. Nakikinig lang, fan, hip-hop fan, and things like this. Yung, alam mo yung mga parang, hindi ko alam tawag doon, yung mga Walkman. This man. FM. Ah, okay. Tapos may this man din ako. Oh, okay. Oh, yun. May CD. Oh. Pa-charge naman ng battery. Patutulog ako. Nakam-charge muna ng battery. Music talaga. Oh. Music. Tapos gigising hapon, walis ulit. Same routine. Hanggang sa nagkaroon ako ng trabaho, may parang yung asawa ng pinsang ko doon. Mm-hmm. Na parang, Jo Marie, kinamusta ako? Ganyan. Okay. Hanggang sa, yun, naging tauhan ako noon. Nagbenta ako ng yung pizza vendor. Okay. Ano to, yung Kanto Pizza? Yan. Yung mga yellow pedicab, mga ganun, di ba? Stall siya eh. Stall. Okay. Pero provincia type beat to, na pizza. Oo, doon din ginagawa. Pupunta akong palengke, kukunin ko yung stocks. Oo. Kukunin ko yung trolley. Uh-oh. Trolley ba tawag doon? Yung ganun. Pushcart. Uh-oh. May oven parang, yun. Hindi, parang ganun, para sa Coleman. Okay. Bibili akong yelo. Okay. 10 pisong yelo. Marami na yun, lalagay ko sa Coleman. Kukunin ko yung mga mineral water, kung anong gusto kong ibenta. Papalamigin doon. Oo. Tapos yung mga Pepsi, Royal soft drinks, Sprite. Nando doon lahat. Mineral water, nando doon lahat. Mm-hmm. And then pagkababa ako doon sa stall ko, lalagay ko doon. Then babalik ako ang palengke, kukunin ko yung mga pizza. Tapos yun yung niluluto mo, pinibenta. Tapos didiretso ako ulit sa stall. May oven na ako doon. Mm-hmm. So yun ang bibenta ko. So, ang labanan namin doon is, sa isang pizza, meron akong 20 pesos. Okay. Sa soft drinks, lima. Ano pa ba? Parang ganun, patong-patong lang. Basta ganun. So, kung ilang mabenta mo, mas maraming benta, mas malaki kita. Ang malaking kita ko dyan a day is 200. Oo. Kailangan mo maka 10 pizza. Ang benta mo ba per slice? Buo. Basta 20 sa'yo sa isang buo. 130 yung puhunan. Okay. Basta kanila na yung gas. Basta benta ka lang. Oo. Ako pupunta sa palengke. Malapit lang naman yun. Sa plaza, sa parang old market kung tawagin nyo. Oo. So yun. San Fernando to? San Fernando. So yun ang trabaho ko. Yun yung... Siyempre may mga tumatambay sa'yo.
Oh, maghapong ka nandun doon eh. May mga tumat may tropa, di ba? Mm. Pakinggan mo to, may bagong pero bago ano. Pala ako pumasok doon, doon sa old market pala doon, naging dishwasher ako. Sa karinderya. Ayun yung pinaka-first mo bukod sa pagwawalis. Yun, doon talaga. Dishwasher. Dishwasher okay. Ng karinderya. Libre pagkain mo, 120 yung sahod. Okay. As yun lang, yung katukatutak na hugasan mo. Siyempre, may daya na yun. Kunyari, yung sasabunan mo daw, maigi. Sabunan mo, may okay. Basta walang sumabit na kanin, pwede na, no? Walang sumabit na kanin, pwede na. May mainit naman na tubig, eh, yung kutsara. Yung kaldero lang yung malala. Pag yung mga luto, pinapaitan, hindi mo pwedeng hindi sabunan yun. Doon ako talagang... Pang, no? Oo, kasi yung mantika. Tapos niluluto pa yun minsan sa kahoy, yung ang dumi ng puwet, no? Oo, mismo. Ganun talaga. Probinsya type. Probinsya type talaga na ano, minsan ginagawa ko, di ba? Alam ko na kung bakit di ka napapagod. Bakit? Yung roots mo dati para makakain, grabe rin na trabaho. Naman. Oo. Kaya parang ngayon, thankful din ako na... Ngayon, unting galaw mo lang kahit papano. Oo. Maganda bigayan, di ba? Pero pinaghirapan mo kasi yun eh. Totoo. Okay. And then yun, nag-car wash boy pa ako. Car wash boy. Okay. Doon sa pinsang ko rin na yun, sa asawa ng pinsang ko, may car wash. Ano sila. Linis ka naman sa sakyan. Pang. Linis naman ako sa sakyan. Oo, umabot pa nga doon dati na parang... Pati loob nilinis mo, no? Binasa mo yung loob, hindi naman. Ang unang usapan, ano eh, ako lang maglilista ng ano eh. Nang? Pag may pumasok ha, ikaw maglilista ng... Kunyari, hanggang sa... Okay, gets. Kucha. Ikaw na yung naglilinis. Kinakulangan ng tao, kailangan na maglinis. Ayun na. Timekeeper ka lang nauna. Yung ano, kung ako yung kumukuhan, sa cashier lang ako. Anong saklaseng sakyan niya. Tire block, okay. Engine wash. Okay. Sa loob, iba vacuum, plus 50. Okay na. Singil, ito. Boss na boss na eh. Nawala ng taba ako, nawala ng pinanggal yung isa. Patay. Ikaw ngayon yung nagbabacue. Eh, apat na pumapasok. Dalawa lang nagkakarwash mo. Patay. Patay. Sayang yung kliyente. Oo. Diba? Pasukin mo na yan, Joms. Add 50 pesos ka. Patay. Sa'yo pa yung tip. Alam ko pa yung pabula. Pabulain mo yung sa balti yung kukuskusin mo naman. Tapos gaganon mo yung sponge. Tapos yung mga engine wash, yung hangin. Tapos yung kukuskusin mo yung mga technique silid. Technique yun. Brush yun eh. Kukuskusin mo yung mga lumot. Tire black. Okay, kailangan matindi yung pagkakas. Tapos yung tapalodo ng ano, no? Yung sumasahod ng lahat ng putik ng gulong. Ayun talaga. Ayun, matindi yun talaga. Kailangan mali. May mga nakikita ako sa karo. Doon ako sinigyawat kaya marami ako. Ano. Nagpapaano kasi, minsan pag nagpapakaros ako, yung iba nagpapakaros, sinisilip nila yung linis. Mm. Parang, huy, sa kalsada mo kaya ginagamit yan? Anong gusto mo? Diba? Lagay mo sa gitna, sasalan nyo kaya yung kotse para hindi madumihan. Pero grabe, yun talaga pinamadumi sa sasakyan, hindi ito eh. Pero hindi, I mean, pagka meron ka palang sariling like ganun, may sasakyan ka, talagang alam mo paano ingatan, di ba? Dati hindi mo naiintindihan eh. Wala, hindi mo maintindihan. Pero grabe yun. Grabe yung pinagdaanan mo, no? Okay, moving hindi naman, kasi siguro mas may mga iba pa mas malalang pinagdaanan. Oo naman, pero... Di ba? Kasi... Marami. Marami hindi naman natin din i-disregard yun. Pero, ano kasi, tama ka, perfect yung timing. Mm. Perfect yung timing, yung music mo. Sobrang, mamaya pupunta tayo dun. Pero, yung way mo for being price tag, paano ka muna naging price tag from Odog? Doon na nagsimula yung recording. Habang car wash time? Hindi. Yung time na yun, hindi ko alam, parang kulang. Okay. Humasel ka na? Yun na yun. Okay. And then, yung sa Outlaw, yung time na kailangan namin ng pera, anong gagawin namin para magkaroon ng mas malaking pera? Mm-hmm. Mas marami yung alak. Small time, yun na yun. Uh-oh. Small time, blah, blah, blah. Uh-oh. So, kuha paunti-unti muna. Pasa. Hanggang sa... Ikot. Mas lumaki yung puhunan. Romekta na ako. Okay. And then, sarili ko na yun na. Oo. Pinaikot ko na. Gumawa na ako ng sarili kong grupo na parang, dito ka. Ito gagawin mo? Sa'yo yung private school. Okay. Ikaw dito ka sa public school. Oo. Ikaw dun ka sa Skinita dun. Oo. Ikaw... Dito ka sa ganitong kanto na to. Oo. So every 15 days, balik pera ko sila. Oo. Para tignan kung tama yung ginagawa nila. Pero hindi, kunyari, ako yung kukuha, pero hindi.
para hindi halatang akin yun. Okay. And then... Tsaka hindi ganun kadalas. May meeting, yeah, may meeting place kami kung saan doon nila ipapasa lahat. And then doon kami mag-celebrate every 15 days. Yun yung, part of your life. Yeah. You're not proud. Hindi ako proud. But, pero wala akong choice para... Uh-oh. Kailangan mo mag-survive eh. Kailangan mag-survive eh. Wala part of your past. Hindi yun cool. Yeah. Hindi yun astig. Oo. Hindi ko sinasabi yun para... That's the best way to live. Hindi yun. Oo. Pero nangyari yun eh. Oo. At kailangan ko ikwento yun. At kailangan ko sabihin hindi maganda yun. Tama. And gusto ko maging ehemplo na hindi lahat ng mga nagganon, abang buhay ganon na lang. Oo din. Gusto kong at the end of the day, matapos man yung karir ko, ano man mangyari, yung legacy ko, isa ako sa mga tao, hindi lang as a rapper, na simbolo ng pagbabago. Humasel sa streets. Yeah. Tapos ngayon pinapanood. Na hindi habang buhay, mag-stuck ka dyan. Oo. Hindi habang buhay. May ikot talaga yung gulong eh, no? Oo. Oh, nasa yun kung paano ka gagawa ng paraan. Oo. Masakit, umulan, may bagyo, ano man mangyari sa mundo, kailangan mong alisin yung mga bagay na alam mong ikakasama mo. Tama. Pero, kailangan mong mag-survive. Yeah. And mag-isip ng paraan para makuha yung para sa'yo. Sobrang, that's interesting. Diba? So, yun. Para sa mga nakikinig na baka nalilito sila, sa kung saan sila papunta, baka sa pandemic, nape-pressure sila, na dapat ito yung ginagawa ko, dapat ito, andito na ako sa pangarap ko, tapos nawawala kayo ng pag-asa. Mm. Tingnan nyo si Price. Pakinggan nyo yung kwento na to. Sobrang nakaka-motivate, man. Kasi, hindi ka sumuko eh, no? Hindi mo lang sinukuan. Hindi ako sumuko at hindi ako sumuko. Dahil alam ko, ewan ko ha, may nararamdaman ako para sa akin to. The way na nangangarap ako. Oh. Love attraction. Ewan ko, parang... Sobrang kasi importante. Kung titignan mo yung dati na ako, malabo eh. Tinawanan nga ako ng iba eh. Sobrang ano mga daw, ambisyoso, yung laki daw ng pangarap. O ngayon. So, ayun. O ngayon. Hindi pa nga ako kumakalahati eh. Sa pangarap ko. Nagsisimula pa lang. Simula pa lang ako eh. Okay. So... Doon ka naging price tag? Nung panahon na yun? Yung panahon na yun... And then nagka-pera na ako. Okay, may pera na ako. Sinong recording, sinong studio dyan na meron? Magkano? Babayaran ko. Maano ka? Sa'yo na to. Record mo, kanta ko. Okay, walang problema. Hawak kong, isa ako sa may mga hawak ng gang. Isa ako sa kontrolado namin ng kalye. Kasi, ano, gangster ka from Manila eh. Yeah. Iba rin yun eh, no? Oo. Pero na-position mo yung sarili mo ng ganun. Pero hindi din biro. Ang galing din nun. Oo, dami matitibay dun. Hindi biro. Yun nga, kaya nga, na-position mo yung sarili mo. Salamat din ako sa mga kaibigan ko dun at nagabayan din ako at nakasama ko sila. Dahil kung wala sila. Oo din. Diba? You ain't shit without your homies. Yes. Sabi nga ni Pac, diba? So, yung time na yun, lagi kami magkakasama, so ganito, ganyan, ganyan. Kala mo, pelikula eh. Oo. Connected sa ganito, ganito, sa ganito. Alam mo yun, ang bata mo pa lang pero ang busy mo na. Oo. Diba? Totoo yun. Ganun eh. Ang dami mo nang iniisip kasi may hustle ka eh. At masyado akong seryoso sa recording na yun. Oo. Kasi ang alam lang ng mga tao sa akin, hindi ako nagra-rap eh. Nagra-rap ako. Freestyle, pero hindi yung rapper as a musician. Oo. So yun, yung time na yun, parang nakapag-record na ako ng kanta. And syempre may pera na. Kayang-kaya nang gamitin. Yeah. Nanakawin ko yung beat sa YouTube. Tapos i-re-record namin. Nanakawin ko ulit to. I-re-record namin. Okay. Wala naman kasing... Wala namang copyright na dati. Wala. So, ayun. Doon na nagsimula. Hanggang sa si Don G. Napakinggan ko. Uh-oh. Yung time na yung kasi pinapakinggan ko na doon galo siya. Andrew E. Francis M. Dead Red Crook and Jolo Decoy San Valley Crew Nathan J. Seven Shots of Wisdom Dunggalo Crusada Homeboy yung pag pumunta ka ng Facebook ko Homeboy ng Crusada mapapakinggan mo diba? Man tapos 187 Facebook friends hanggang sa niyanig na ni Mike Osa. Ayan. Tas, nag-my game na syempre, dun umano eh no dun na yung ano tapos hindi bago dun Buhay ng Gangsta OG Sacred ba na sumama tas kumpare mo sila ngayon no yun diba nga, yun sarap no anyways pinapakinggan ko lang sila dun na napunta tapos and then ayun hanggang si Don G
sabi ko, iba to ah. Ito yung gusto kong sundan. Ito yung buhay ko sa sinasabi niya. Na nakarelate ako na wala pa nagsabi na Don Gibelica. Yeah. At saka hindi siya nagsasabi ng basta-basta ganun lang. Ano eh, metapore, bars. Sabi ko, lalim. Tapos ang gaganda ng pagkakonstruct ng lyrics. Hindi angas eh, no? Oo, hindi lang angas. Hindi lang angas. Hindi lang angas. So, ayun, nag-show siya sa La Union. Okay. Nga, nag-show siya sa La Union. Okay. At ewan ko, nakawento na ata sa'yo ni Donji kung ano yung pinas, yung demo na nakita niya sa akin, eh, di ba? Yung nanonood daw siya ng gig. Ang kasama niya doon si Jyoti, okay. Si Ken Magat, kung di ako nagkakamali, basta Donggalo rin. Jyoti, Ken Magat, Bugoy na Koy Koy, si Donji. Basta Donggalo rin. Yeah. Apat sila. Yeah. Nag-show sila ng La Union. Oh, tama. Ay, hindi. Jyoti lang pala. Jyoti, Donji at Bugoy na Koy Koy. Yung time na yun. Okay. Yan. Donggalo, para sa mga hindi nakakalam, si Bugoy na Koy Koy, dating Donggalo. Yeah. Okay. So, Donggalo Boys, yun nasa La Union. And then, syempre, pumunta kami doon, Bunggang, para si Donji. And then na yun. And then, nagsabi ako na gusto ko mag-rap. Kinausap ko si Donji. Alam niyo kwento na to. Alam ko to, pero kwento natin. Tapos, ayun. Paano mo siya in-approach? Ayun nga, burak nga sa akin nun, eh, di ba? Naasar nga daw sa akin, ang angas daw ng demo. So mag-rap. Tapos ako ng demo sa'yo, panoorin mo ako mamaya. Okay. Diba? Ano to, literal na approach sa backstage na... Oh, backstage to. Ako si Price Tag, gusto ko mag-rap. Gusto ko mag-rap. Pakinggan mo yung kanta ko, mamaya panoorin mo ako. Diba? Sinabi mo yun sa front, sa ano, sa main artist, sa main act. Yeah. Sabi niya. Kupal ka nga. Yung utak niya, sabi, gusto ko sapakin tong batang to. Anyway, yun na nga, nag-perform ako. Donji, di mawawala ng 9mm yun sa likod. Di mawawala ng 9mm. Pinahype ko yung crowd. Okay. Nagulat siya. Siyempre, ano ka dun eh? Kumbaga, homegrown ka nila. Kahit hindi ka man dun lumaki, pero yeah. Ano ka, sariling, ano ka, talent ng La Union, kumbaga. Yeah, oo. Yeah. So, kaya hype ka dun. And then? And then, ayun, yung kakanta na siya, siya yung last na kakanta eh. Oo. Yung kakanta na siya, may nangyari sa baba. Habang pinapanood niya yun. Habang, ano nangyari? Okay. So, yun eh. Doon siya nagulat na. Doon mo siya in-impress, hindi doon sa kanta. Ipikon nga ako eh. Yun daw, doon niya daw okay. Pero alam mo. Sa mga interview sa kanya, yun na sinasabi. Sa kanya, napakawalang kwentang rapper. Nakita mo lang naman. Pinanood ko siya kumanta, pero nung naipagrambulan siya, nung pakanta na ako, doon ko siya gusto ko yan. Pero, shoutouts kay Donji sa taong yun kasi ang dami niyang inambag sa eksena. Totoo. Ang dami niyang pinalaking rapper. I mean, pinalaki bilang magulang na rapper na hindi pumapatol sa maliliit na bagay. Yeah. Hindi gumagawa ng rap shit o ng rap game lang o ng rap money lang because of rapping. But because of putting value into the culture. That's what I see from Pac, from Abunay, from Target, from Batas, from everyone else na naging part ng Shots Fired Entertainment. Until now, di ba? Ikaw, si Bone, si Tiny, man. Hanggang sa pumasok si Chris Delano, si may Chris Delano, Don Pao. May Don Pao. I mean, dati hindi ko naiintindihan ba't mo sinasabing Shots Fired kami at ang rap game may sa amin. Pero ngayon, parang it makes sense more. Yeah. Kung ano sinabi ko gagawin ko eh. Shit. Yeah. Okay, moving forward. Mayabang lang pakinggan. Ay, ang mga taong nayayabangan sa isang tao, mayabang din. Mayabang din. I mean, and then yun, hanggang sa pumunta ako ng Quezon City, Manila, I'm back. Ah, this is it. Yeah. Anong year to? So, anong year ka iniwan bumalik? Muna ni LeBron James yung ano. Yung Cleveland. Yung Miami Heat. Bumalik siya ng Cleveland. Okay. Nanalo ka na ng championship doon. Ganon. Okay na, napansin na ako eh. Okay. Napansin na. Ngayon, nasa Lakers na eh, no? Okay, sige. So, yun. Iniwan mo na yung Miami. Price tag ka na. Naging from old dog, naging price tag ka na. And then yun, nagsimula na yan. And then doon na. Music. Nakilala ko si Mike Swift. Music. Nakilala ko si ganyan. Uh-oh. Music. Kasama si Donji siya sa mga show niya. Oo. And then one time, shout pala kay Mike Swift. Shout out to Mike Swift. Mike Swift. One of Mr. the Pinoy legends. Hoops. Yeah. Pinoy Mike. Hoops. Araneta Mike Dreams. Swift. Conectado. Swift. You know it, Picnic Games. Speaking of Conectado. Okay. Meron akong music video nun, You Know Me.
Oh, sa bubong lang. Yeah. Digicam gamit ko. Yeah. Kasama mo yung... Yun yung sinasabi nilang may mga kasama kang batang hamog. Yan. Pero man, tangina, dati palang gangsta ka na. Which is, yun ang totoo. Oo naman. Anong gusto mo? Maglabas ako ng mga naka-lowrider dyan kahit wala naman akong ganun. Diba? Magigiginto kayo, wala ka naman nun. Yung mga kasama ko sa mga music video, yun yung mga sumasaksak, tsaka yun yung mga nagnanakaw sa palengke. Oo, yung mga mukha talagang batang hamog eh. Bakit? Diba? Eh, yun ang totoo eh. Oo. Alam mo, maglabas ako ng mga cholo-cholo dyan, nakapucha, nakarinig ng putok, tatakbo din. Oo, diba? Doon ako sa mga bata talagang totoo. Talagang nabuhay sa kung anong sinasabi ng iba. Kasi hindi ko kinakayaan kung mukha mang squatter o ano. Yun ang totoo eh. Hindi yung mga parang akala mo ng mga panahon na yun. Kalit lang kalas yun. Parang dati palang gusto na nila ng show business talaga. No? Sa bagay. Anyways. And then, ayun. Nakilala mo si Mike Swift. And then, si Mike Swift pinost yung music video nun sa Konektado. Okay, pinost ni Mike Swift sa Konektado. Yung you know, which is on that particular moment, nung mga panahon na yun, Konektado.com is the shit. Yeah. Yan yung mga panahon na after ng No Album Got Skills, TV is the shit. Diba? Lahat ng tao nakatingin dun. Diba? Eh, yun yung mga... kung ano yung local dati, yung local na YouTube page, yun yung Konektado. Yun yun. Okay, nakita doon yung song, yung music video mo with the Digicam. Ikaw lang lahat. Ikaw lang creatives, ikaw director, ikaw lahat. Wala tayo dito. Mag-inuman kayo dito, magsugal kayo rito, magkara-cross kayo sa gilid, hawakan nyo yung mga baril. Okay. Yun na yun. Wala nang ano, wala props, basta gano'n. Wala nang cut, wala nang edit, wala nang bahala na to. Okay. Videohan nyo ako. Oo. And then nagulat ako, hinanap si May Time na nagsama-sama buong Shots Fired, kasama sila Target, sila... Batas. And then inanap ako ni Enigma. Okay. And then nagugulat. Kasi napanood ka niya from Konektado. Yeah. Pwede ba dalhin mo si price tag sa akin? Sabi ni Enigma kay Donji. Donji. And then sumunod na event, wala ulit ako. Kasi walang representative. Ano? May dalawa ng Battle MC ang flip-top na Shots Fired. Batas and Batas and Target. Mm-hmm. Okay. And hindi ko alam bakit. At si Donji hindi rin alam bakit. Mm-hmm. Baka gusto ko marinig kumanta. Oo. So, pumunta ako naman nila. Okay. Ulit, balik ako. Hassle muna ako ng konti para makapag-ipon. So, balik ako man. Wait lang, pagbalik. Ah, La Union ka nun? Oh. Okay, pag ganun ako eh. Ah, pag ganun ka. Okay. Hindi ka pa for good, kumbaga. Tama naman. Hindi pa para gawin ko yun noong time na yun sa amin. Oo. Dito muna ba ng QC? Oo, tama. And then, yung time na yun is, pumunta ako. Nag-perform ako. Kinausap ako ni Enigma. Ang sabi? Trabaho tayo. Sabi ko, boss, ano pong trabaho? Nakita ka na niya ng potential. Akala ko kung ano gagawin ko eh. Baka maging cameraman ako neto. Kasi sanay ka sa trabaho eh, no? Oo, mali ko ba? Mali mo bang gagawin ka MC? Oo. Okay. Battle ka. Shit. Sabi ko, ako boss, hindi ako battle MC, tsaka pikon ako. Baka saksakin ko yan. Pikon ako eh. Paano po ba yan? Hindi, tatrabaho tayo. May pera to. Ganito, ganyan, ganyan. Hindi ko magets, boss eh. Wala ka pa dun eh. Yung panahon na yun, no? Wala ka pa dun. Inom-inom kami. Balik ako kay Don G. Kinausap ako ni Enigma. Babattle daw ako ng flip-top. Paano? Bahala ka sa buhay mo. Sabi ni Don G. Decision mo yan. Malaki ka na. Huwag mo kaming papahiya. Tangina, nakaka-pressure. Paano ba to? Eto na naman. Lalapit na naman saan sa Enigma. Anong price na pag-isipan mo na ba? Patay. Sabi ko, paano magagawin ko? Sige, pag-iisip ako na mabuti. Balik ulit ako kay Donji. Nalala ko yung unang battle mo. Okay, go. Balik ulit ako kay Donji. Chi, kinakausap na ulit ako na Enigma. Paano ba daw? Eh, desisyon mo nga. Alam mo, papahiya. Si Donji kasi, sobrang onti nun magsalita. Oh. I mean, makwento yun. Pero kapag kami ikukonsulta ka sa kanya, bibigyan kanya ng sagot na mag-iisip ka talaga Okay. Ito, tandaan mo. Ganyan pa magsalita. Nag-iossi pa yun. Nag-iossi pa. Ito, tandaan mo. Desisyon mo yan. Karir mo yan. Ikaw ang makakaalam kung anong nakakabuti dyan. Pero isa lang tatandaan mo. Ano yun, G? Huwag mo akong papahiya. Leche ka. Balik ulit ako ngayon. And then yung time na yun, kinausap na ako ni Enigma. Ano, price? Pumili ka na lang ng gusto mong makalaban. Ibibigay ko sa'yo. Mm-hmm. Yung kaya mo lang. Para sa first. Yeah. Ito, napaka-personal na ito, pero ikukwento ko itong bagay na ito. Okay. At kaya hindi ko minsan ginagawa. At kung may nagawa man ako, pasensya na. Oo. One time, nag-show si Badang kasama si Mr. Blaze at Slick and Sly Kane sa La Union.
Okay. Ano to? Tuesday Troop? Yeah. Oo. And then nakita ko si Badang sa mall sa San Fernando Lo. Balikan natin niya, wait lang. So may nag-show doon. Nag-show sila Badang sa La Union. Pumupunta ka na ng ano nito? Pumupunta ka na ng Manila. Ini-invite ka na ni Enigma mag-flip top battle. Hindi, actually yung show na sinasabi ko sa La Union yun. Oo nga. Pero nagma-Manila ka na noon. Okay, okay, okay. And then yun. Kumbaga napansin ka na ni Arik. Ay, hindi pa, hindi pa. Hindi pa to. Ah, okay, okay. Bumalik lang tayo ng konti. And then nag-show siya. And then yung pagkatapos ng show nila, kinaumagahan, punta ako ng mall. Kasama ko yung tropa ko. Nakita ko si Badang. Mm-hmm. Republic days yun eh. Mm, Republic. And yun, tawag dito. Gusto ko magpa-picture. Okay. Dalaw yun, parang digicam ko nun eh. Ano yung putok aeroplano nun, nung panahon na yun? O tapos yung aeroplano nun? Wala nun yung aeroplano. Yung kanta nila? Yun, putok. Yung mga yung mga panaginip. Yung mga, I mean, hindi panaginip. Ano ba to? Ano bang? Kamandag na Marikina. And then yung time na yun, gusto ko magpa-picture. Tapos sabi ko, idol, pwede ba magpa-picture? Tinignan lang ako. Tinignan lang ako na parang, yung tingin niya na parang taas baba. Hindi ko makakalimutan yun. Si Badang. Si Badang, oo. Nagpa-picture ka dati. Dahil Republic Days. Nag-show sila sa probinsya kung nasan ka. Tinignan ka niya. Tinignan niya ako taas baba. At hindi ko alam bakit hindi ko natuloy magpa-picture sa kanya na parang na-insulto ako. Okay. And then... Pero ano ka nun? Kumbaga, hip-hop fan ka kasi. Dahil you are a rapper of your own. Yeah. You write your own song. So, yun, pag makakita ka, malawak lang yung pangunawa mo na nakakita ako na nagsasurface ng artist. Maganda may picture kami together. Pero ginanong ka niya. Okay. And then yung time na yun, balik dun sa Enigma. Fast forward. Okay, fast forward. Fast forward. And then yung time na yun, nakita ko si Badang. Tapos tinuro ko siya. Kaya siya yung unang battle mo. Kasi nung nagpa-picture ka. Sabi pa sa ni Enigma, kung di ako nagkakamali, sabi, sigurado ka? Kasi syempre, si Badang yun eh. Oo. Freestyle. Oo. Magaling nung time na yun. Oo. Sabi ko, sure ako. Gustong gusto ko. May gusto kong patunayan. Oo. Kahit alam kong... Iba yung gigil pag gano'n, no? Oo. Siya yung first battle mo, di ba? Siya. Mm-hmm. And then ayun, nangyari, kinasa. Oo. Kinasa, battle kayo. Battle kami. And doon ko nauna. Unanimous yun eh, no? Decision. Battle nyo, unanimous ba? First battle mo, parang... First battle. Hindi ko na maalala, sorry. Alam ko, lahat ng boto akin. Oo. Parang. Parang wala siyang boto doon na... kahit anong so, round yan. So, doon ko na testing na parang tumaas na yung confidence ko na parang, kaya ko yun. Isipin mo ba? Parang nakita mo na yung nakita sa yung Enigma. Bago lang ako, pero... Yung kinalaban ko, lumalaban na si Badang nun. Oo, lumalaban na si Badang. Supreme hater na siya ni Looney that time. Tapos nagpapanalo rin siya ng time na yun. Magaling mag-freestyle. May laban sila ni Red Blood ata. Yun yata una ni laban. Yung nasa si Red Blood. So, ayun. And then, sumunod. Shit, ang tanda ko naman. Tangina na panood ko lahat yun. Oo, totoo. Unang battle ni Chris Delano, I was there. Oo nga daw. First battle ni Chris Delano, he rehearses verses with me. Magka-same school kami nung college. Oo nga, sabi nga. Anyways, okay. And then yun, nagtuloy-tuloy na. Yung sa battle. Kay Saito. Yeah. Isa si Saito sa mga talaga nagpataas ng views mo. Kasi sinusundan si Saito ng yung tao. Yung panahon kasi nun, si Saito yung isa sa mga fan favorite. Kaya fan favorite. Ninervious ako lalo kasi parang paano ko ihanap. Pero paano mo siya napiling kalaban? O minatch lang siya sa'yo? Minatch siya sa akin. Okay. Yun na yung time... Deserve mo si na si Saito. Si Badang lang ang pinili kong kalaban. Kasi yun yung entry mo eh. Parang for your own convenience, para lang gusto ka talaga ni Enigma eh sa pagkakaintindi ko eh. Talagang ilang beses kanya tinanong and then you ask your mentor and and manager and head of Shotspired Cartel, Shotspired Entertainment by that time, Donji. For your own convenience, ikaw sa dami ng rapper sa flip top, siya yung napili mo. And then next mo si Zaito. Yeah. And then yun. And then tama ka, crowd favorite. Panalo ulit. Kinaya ko naman. Hindi ko rin
explain yung saya nung time na yun. So ano yun? Every time na may battle ka, bababang, sulat ka laon yun, uwi ka dito to battle. Yeah. Okay. Ganun. And then, yun na si Aklas, which is yung undefeated nun. Siya yung, oo. Si Aklas ang undefeated nun. Si Aklas ang makasasabi ko na... Yung time na yun, 5-4-0 siya. Oo. Yeah, 4-0. Si Aklas siya. Ang masasabi kong ano. Yung time na yun. Naging crowd favorite siya nung tinalo mo si Saito eh. Si Aklas. Kasi yun yung mga panahon na sinasabi niya binabantayan niya yung sarili niya. Kaya mukha ko hindi natutulog kasi binabantayan ko yung sarili ko. Hindi, mga panahon na yun medyo adjust na yun ng konti. Kasi luni na yun eh. Ah, okay. So, yung ano lang hindi, pero ganun na, ganun na si ganun na si Aklas. Maano ni Philip Ching to. Pag napanood niya, ewan ko kung naalala niya pa ako. Pero bago naging ganun yung bibig niya, nabanatan yan sa Cavite eh. Hinabol yan sa event. Tumatambay yan sa amin sa studio ng Disiklan. Nagfe-freestyle lang kami magdamag. Alam niya yon. Pag nagkita kami, papahalala ko sa kanya. Ganun na siya magkwento. Ganun na siya. Pero mabait na tao yan si Aklas. Si Aklas ang isa sa mga nakalabang ko na sobrang, iba rin yung pressure. Iba. Oo. As in, yung character ni Aklas. Kasi hindi ko magpapatalo sa kanya rin eh. Parang pag natalo ka niya, kawawa, talong-talong-talo ka eh. Grabe yung presence ni Aklas talaga. Nakakapikon. Champion din yan eh, di ba? Magagaling yung sinasabi. Isa champion yan. Oo, di ba? Hindi biro yun. Ilang in-eliminate mo, di ba? Para makuha yun. And then, okay. After nun, nalusutan ko. Awa ng Diyos. Mm-hmm. And then, nanalo ulit ako. 3-0. And then, si Frus, hiningi ako kay Enigma. Mm-hmm. Pagtapos niya mag-champion sa 2x2. Oo. Dalawa sila ni ano, Frustrated Homicide at and ano, si Elvis. Elvis, yeah. So, hiningi niya ako Enigma and umuo naman kagad. Kasi 3-0 ka nun. Oo. Oo. And then, natalo ko rin. Natalo mo si Frus. The 2x2 champion. Yeah. Okay. And then, tumawag sa akin si Enigma. Tumawag ulit yung after. Ano na, mabilis after na lang year. To. This is his flipped up career. Yeah, mismo. Oo. And then, tumawag sa Enigma. Gusto mo bang bumatil? Sabi ko, marami pa akong ginagawa ngayon. Hassle ka na yun, eh, no? Talagang inaalagaan mo rin yung nanourish mo sa La Union na eksena. Tapos sabi ko, boss, hindi ko naman, marami pa akong ginagawa. Matutuwa ka sa kalaban mo. Okay. Sino ba? Hulaan mo. Hindi ko alam, eh. Sabi ko, sino ba? Ano ba? And then, nakita ko si Abra. Yung time ni Abra. Haba ng hair. yung time ni Abra na yung prime ni Abra. So, sila ni Ron Henley, yung nagtutour sila abroad. Sobrang lakas nun. Iba yung Abranatics dati, man. Sobra. Lahat ng baby cakes ni Skastakli ngayon. Lahat naman ang sinabi ko kay Abra. Ng artist ngayon? Nung time na yun, it's just a battle naman yun na parang baka inisip ng tao wala akong respect kay Abra, but still, isa sa mga dahilan kung ba't lumakas din yung industry ngayon. Ang nakikita ko kasi sa'yo, kung paano ka gumalaw, career move eh. Mm-hmm. Kasi nga galing ka sa ghetto streets eh. I mean, kailangan ko masakop yung kabilang kanto. Anong gagawin ko? Yeah. Kailangan mas astig ako sa may hawak sa kanto na yun. Mm-hmm. Ganon din sa rap game. Yeah. At kaya mo rin kinagat yung laban. Based lang to sa pagkakaintindi ko ah. Yeah. Kaya mo rin kinagat yung laban kasi alam mong... Pag tinanong what is it for me, eh alam mong merong para sa iyo. And that's a career move. That's a hindi to tapang, hindi to kaduwagan. This is business. Yeah. Career. Parang ano 'yan, nasa octagon tayo sa UFC. Yeah. I respect you. Pwedeng I love you as a brother or as a friend or, but I need to win. Yeah, yeah. I need to get the title. I need to get that money. Mismo. That belt. Okay. So 'yun. Pero lakas ng fanbase no? Sobra. As in talagang sobra. Babae, lalaki. Sobra. Okay, sobra. Okay. Yung prime niya talaga. Yung prime niya talaga. And nakuha ko yung panalo. 4-0. And masaya ako nun. Parang okay. Doon na yung nag-start yung price tag undefeated. Oo. Kasi parang meron ka ng may badang na magaling din that time. May Aklas, may Frus na nag-champion. Nasa dami nung pwede niya rin piliin. Ikaw yung inano niya. Mali yung decision niya na yun. Tapos, para sa akin. Tapos may Abra. Yeah. So doon na nag-start yung undefeated, bitch. Mm-hmm. Okay. Fifth battle.
Napapansin ko dumadami haters ko ng mga time na yan. Ito na yung inuulam mo na yung hate. Ito yung sobra. Umaga. Sobra. Every morning, kumakain ako ng hate. Oo. Every morning, sa breakfast ko. Kasi nga, inano mo si, ano, si favorite. Yeah. So, sabi ko, ba't ganito? And doon na nag-start yung villain, yung kontrabida. Mm. Ako yung kontrabida ng Banalig. Which is nakita ko na kung anong purpose ko kay Enigma. Oo. Ang galing ni Arik din doon. Ang galing ni Enigma doon. Shoutout so, sa okay, Enigma. Okay, okay. Alam ko na, nakita ko na yung vision ni Enigma sa akin. So, naging balance yung liga. Sabi man nilang, oo, hindi, dahil meron yung price tag. Na gustong panoorin ng mga tao na matalo o gustong panoorin ng mga tao na madapa ng isang battle MC or ano. So, yun. And then, nagkaroon na ng Ahon 5. Ahon 4? Ahon 5? Kung di ako nakakamali. Which is, ayun na nga, yung matchup namin nung back-to-back champion na si Batas. Ng Isa Buhay. Yeah. So, ang labanan nun, asa San Juan Arena nun, no? Back-to-back champion ka. Undefeated ako. Winner takes all. Oo. Pag natalo, walang karir. Para sa'yo. Oo. Ganun ka eh. Tinayaan mo lahat eh. Kasi I've seen you how you wrote your bars. Yeah. I've seen you practice your lines. Mm-hmm. And I've been through that hell of a roller coaster process because I was managing you that time. Yeah. Totoo yun. Pero alam mo, nung sumabong ka nun, feeling ko ikaw yung manok na na-condition din talaga ng maayos. Oo, nung, totoo. Iba rin yung training mo sa sarili. Tsaka yung, guys, gigising si Price Tag sa bahay ko. Tangina, magigising ako, binabattle niya yung sarili niya sa salamin. Ganun yung preparasyon niya. Every day. That's why you deserve it, man. Every day. Every day pagising ko, ganun. Pero grabe yung kaba mo, aminin mo. Totoo. Totoo. Kasi respect din kay Mark, di ba? Hindi yun magiging satisfied kung hindi yun demonyo sa galing. Mark Batas is one of the best battle MC. I can say, yeah. Yeah. I agree to that. Mark Batas. Real shit. Rodriguez is one of the best. Mark Rodriguez Batas. But on that battle, you won. You won. Yeah. You won. Because I think siguro nung time na yun, mas magaling lang ako sa kanya nung time na yun. Yeah. Siguro mas nakapag-prepare ako noon. Oo. Siguro mas pulido yung line ko. Hindi ko even the best fall down talaga. Yeah, hindi ko, siguro parang nakalaki punch ako sa kanya. Yeah. Pero hindi smart ano. Smart hindi is smart. Pero Batas yeah. is Batas. Saka hindi siya magiging Isa Buhay back-to-back. Back-to-back is yeah, back-to-back. Yeah. So, yung gabi lang na yun ay sayo. Yeah. Kumbaga, we can say that. Yeah. On the battle so, aspect. Yung time na yun, marami yung hater talaga. Parang kami kontrabida, pero I remember. Mas pinabura nila si Batas noong time na yun. I remember. Yeah. Ano ka noon, man? Yung ads natin noon, tol, parang isang daan natin, tama, 1,000 noon. 1,000 noon, oo. Sobrang daming pumusta. Umasok kami ng San Juan Arena, dalawa kami, nakayoko. Na wala akong ibang sinasabi, mananalo tayo. Lagi ko sinasabi sa kanya, papa, mananalo tayo. Sa akin ng mga time. Wala. Na. Lahat kami tinitignan gusto namin matunaw. Mm-mm. Dalawa kami naglalakad nila, palapit na sa stage. Tangina Price, tapos ka na. Wala na yung undefeated mo. Lahat ng klaseng pwede mong marinig on the side na dinig natin. Pero sarado yung tenga mo nun, tol. Ang goal mo, manalo. Hindi. And it happened. Yung time na yun, iniisip ko. Ang iniisip ko nun yung karir ko sa battle MC is to win. To win? To win. Live to win, you know? All I do is win. Iniisip ko, kahit hindi pa nagsisimula, panalo na ako. Panalo hindi na. Yun yabang eh. Oo. Kasi kung pumalya ka man, at least nabigay mo yung best mo. Tama. Ang inay mo, 100. Yeah. Hindi kung ka pumalya ka, 98 hindi ka. Hindi ka nagdalawang isip. Oo. Hindi ka nagrespeto. Ang naalala ko lahat ng linya nun, Price. Diba? Alam ko yung paghahanda mo. Grabe ka nun. So, yung time na yun, ang daming nanalo ng pusta eh. Yung mga may mga nakuha silang pustahan na may nag-price tag. Yung last battle mo, no? Akin na yung mga pusta nyo. Oo, diba? Okay. But, yun lang. And, doon na dumating. Pero ang galing din yung Mark nung gabi na yun. Galing man. Talaga. Galing niya nun, tol. Na kaso, hindi ka lang talaga nagpadarag, no? Siguro, ayun na yun. Kasi grabe nakakasindak si Mark nun, tol. Sobra. Naka-hoodie siya na uprising, tapos na lahat ng tao sa kanya nakatingin. Which is,
back-to-back champion eh. Oo din. Diba? So pero yung pressure sa akin nun, grabe. Nasa stage ako, tinitignan ko rin pag ground mo. Mm. Tinitignan ko rin. Ano rin yung tao? Ano rin sila? Curious din sila ano sasabihin mo. Nakikinig sila. Oh. Kasi may mga battle na pagka ito yung nagsasalita, may magsiselfon, may nakayoko, may hindi nakikinig, may hindi nanonood. Pero sa'yo, kita ako rin yung hindi simpatya. Wala yung simpatya. Pero nakaabang sa mga sasabihin mo. Doon mo na win yung mga fans mo rin eh. Mm-hmm. Kung paano ka kasi talaga mag-perform. Demonyo ka rin. Pero, pero sa, okay. Doon nagsimula and then afternoon, okay, panalo ako. And you know, yung undefeated price tag, blah, blah, blah. Mm-hmm. Kasi ano na yun? Cemented na yung undefeatedness yeah. mo. Yeah. Yung pagka-undefeated mo. Because you just won with, you just won against a back-to-back isa buhay champion. Mm-hmm. Okay. And then yung time na yun, yan na, yung parang pumasok na sa utak ko na hindi habang buhay, ganito na lang. 3 years ago to ah, 2017 ah. I think mga ganun. Pero pagod ka na sa ano mo nun, no? Sa trip mo nun. Kailangan mag-iba na. Hindi ko sinasabi na... Kasi hindi rockstar ka nun talaga, tol. Oh. Rockstar yung lifestyle natin talaga nun din. Inom, bisyo, ganyan, lahat. Pag lumabas, hindi lang dalawang bar eh. Kailangan tatlo yung machichikan eh. Tatlo, apat na club, di ba? Okay. Pero doon na nag-start yung parang ba't wala akong music. Oo. Ba't nakakalimutan ko yung music. Oo. Eh, music artist ka eh. Music artist talaga ako eh. Oo, naligawan ka lang sa battle eh. Mm-hmm. Malaking natulong sa akin ng flip-top dahil noon pa lang may mga shows na ako. Oo. Abroad, overseas. Oo. And then yung time na yun, kailangan ko ulit ng pera kasi mas malaki ang gagastusin ko pag nasa Manila na ako magre-record or kailangan ko ng... Tsaka with the business also, di ba? You hustle with your merch and wear your merch on your battle and then right after the battle, pag panalo, yung cellphone mo, tunog na ng tunog eh. Dati, ikaw lang lahat eh, di ba? Pack, ship, di ba? Ang hirap, di ba? Pag ikaw mahirap lahat, talaga. Mahirap, di ba? Kaya magkakaroon ka talaga ng shortcomings and you learn from it. Yeah. At marami pa. Okay. Oo naman. And then yun yung time na yun. And then, sabi ko gusto ko magkaroon ng pera ulit. So, kinonta ko si Chris Delano para sa 2x2 kasi pera yun eh. Oo, sure. Inisip, 200K, 100K each, diba? Pero bukod dun kasi yung TF ko nun. Alam ko naman. Kasi pag undefeated, ako alam ko lahat ng TF ni Price. Ay, shit. So, yun yung time na yun. Yung parang every time na kung sakaling nag-2x2 tayo, every time na pumasok man tayo, every time na pumasok tayo sa bracket na manalo tayo ng consistent is para sa akin, hindi ko na tinitingnan yung champion, yung pera eh. Every time babayaran ako ni Enigma dun, ibibigay sa akin yung pera na gusto ko eh. Mm-hmm. Every time na nanalo kami ni Chris. So, yun nga lang, nagkatapat kami ni Sinyo, tsaka Tip CD. After to ng Pistolero and ano yeah, diba? Pistolero tsaka yung first round niya sa 2x2. First round. And then Sinyo and Tip CD kagad after. Yep, yun yung nangyari doon, talo kami. Mm-hmm. And doon ko naramdaman yung talo. Oo. Sabi ko grabe. Ito pala yung feeling. Oo. After ilang years na lalumalaban ako, ito pa hindi ko pa naramdaman to. Kailangan mo talaga yun minsan eh, no? Oo, sabi ko. Hindi ko pa naramdaman to. Mm-hmm. Yung nagtawanan na social media. Ayan na, nagtagumpay na sila. Talo na, ayan na. Pero, just, di naman siya counted sa... Oh, undefeated ka one-on-one. One-on-one, yeah. You're not saying that Chris is not good. But on that si particular Chris, night... Ngayon, hindi kapos kami. Oo, kulang kayo, kumbaga. Kapos kami. Oo. Parang yung Clippers sa Denver. Yeah, oo, kinapos. Oo, di ba? Pagod. Yung rockstar nga kasi, butakin na, di ba? Laging lasing eh. pumunta pa yung mga hayop na to ng Leyte, nag-inom lang din. Nag-boot camp sa Leyte, nag-inom. Okay. Well, ayun. It happened for a reason. And yung time na yun, doon ko napansin na sabi ko, wala talaga. O, hanggang si Chris, nag-decide na umalis sa battle at umano sa music. Mm-hmm. And then ako naman, hanggang pumutok na yung ano, kalmado lang ako. Pero pare, gagato. Tsaka yung ano, alak, usok, pera. Yan ang Chris, gusto ko. Nakatawid ka na. Pero, producer na nun si Mark Beats. Yeah. And then yung time na yun, sabi ko kailangan ko nang ayusin yung music ko. May mga ano na nun, ang dami ng kanta ni Chris. May kanta na siya with Karen Sita. Ang dami niya ng tracks, pero hindi nakakatawid ng ganun kalakas yung views and yung streams. So sabi ko, gusto ko ganun na rin.
Kasi sinasabi na rin ako ni Christian, kailangan mo na tumuwid sa music. Yeah, yeah. And then yung time na yun, tawag dito, nagkaroon ako ng chance para pumasok sa teleserye. Oh, sa GMA. Send I Will Always Love You. Sa 7, yes. Hanggang una, dapat, ano lang kami, extra lang kami, mm-hmm. hanggang sa nag-consistent na kami doon na pumirma kami ng kontrata na hanggang matapos yung... Yung soap. Yung ando doon ka. Soap, yung may role ka. Kami, kailangan mm-hmm. may role na kami. Yeah. Kasi nagustuhan ng director yung ginagawa namin. Yeah. So, parang sabihin mo nang hanggang sa sumunod pa na teleserye, ando doon uli kami. Kinuha yeah. kami ulit. So, sabihin mo nang 1 year, naging artista ako. Ah. One after year, ng pagkatala sa bata. Thankful ako sa GMA sa sa doon sa teleserye na yon, sa mga artista na nakasama ko doon, especially kay Buboy Villar, kila Ate Gladys Reyes at saka kay Kuya Christopher Rojas na talagang gumabay sa akin, like tinuring nila ang pamilya talaga. Hindi ka extra, hindi ka talent. Well, hindi rin ako kumakausap ng mga ibang artista, hindi ko nang babanggitin. May ano pa rin ako eh, pride ako eh. Pero sila Ate Gladys, yung approach nila. Pero iba sila sa ano ha. Sila yung iba yung role nila sa mga palabas ha. Pero sa totoong buhay, grabe sila makisama. Yeah, lalo si Buboy Villar din, isa pa yun. So yun. Yung time na yun, kaya ako ginawa yun para sa pera. Oo. Kasi kailangan mag-ipon para sa album. Okay. Gusto okay. ko nang gawin yung album. Uh-oh. Gusto ko na magkaroon ng album. Mm. Gusto mo na magbayad ng producer. Gusto and mo which na... is si Mark Beats, matagal ko ng kaibigan. Uh-oh. Pero hindi kami nag-uusap about music. About music. Uh-oh. Puro lang kami inom. Kahit na studio kami inom. Uh-oh. Kasi ayoko maramdaman niya na may kailangan lang ako sa kanya kaya nandun ako. Tama. Hindi ako ganun eh. So nagbabayad ako next Friday sa ibang producers. So dumating yung time na parang sabi ni Mark, gusto mo tulungan na lang kita. Huwag ka na magbayad sa akin. Sabi ko seryoso. Uh-oh. Oh, hindi. Nakita niya na yung persistence mo nun. Yun. Nakita na niya yung gusto ko talaga. Naniwala na siya sa'yo. Yeah. So, yung time na yun, parang inisip ko na eto na to. Para makuha bibigay mo na talaga. Makuha ko yung sa music. Okay. And then habang ginagawa ko yung album, mm-hmm. syempre, may mga bills ako na dapat bayaran. Oo. And ito. Totoo. And then yung teleserye, yun yung pera ko. Mm-hmm. At sabi ko, kailangan ko na mag-start ng business. Which is yung Villain Wear. Doon mo sinimulan yung clothing line mo? 60 pieces, nagsimula. And then doon. Yung teleserye money. Oo. Kumbaga, pang-roll. Pang-roll sa business na. Dati sa Iskinita sa public. 2018, November 2018, doon nag-start yung Villain Wear. Dati Iskinita, public school, mm-hmm. private school, mm-hmm. kanto dito, yun niro-roll mo. Yeah. Ngayon, yun niro-roll mo damit na. Nagsimula sa 60. Sa minimum ng supplier. Minimum ng supplier, yeah. And then, uminit yung issue nung makagago. Uh-oh. Nung panahon na sinusulat ko yung album ko. Sakto. Yeah. Ginagawa mo yung album mo. Na umiinit yung issue nung laban. Si makagago. Si makagago, pauwi na ng Pilipinas. Yeah. Gumagawa na ng ingay. Yeah. I'm coming home. Parang ganon. Mm-hmm. Mm-hmm. Eh nakalimutan niya bahay mo to. Yeah, okay. Yeah. And tapos, Mike Swift. Una, si Looney. Oo. Ang hiningi ni Looney is, di ba, 500,000 sa bata nila. Oo. So, si makagago, umayaw, nagdisagree ganito. Hindi daw ganito, ganyan. Tapos hanggang sa kinausap ako ni Mike, magkano para laban si makagago. Sabi ko kay Mike, 200,000. Mm-mm. And then, ayun. Nakasa. Nagkausap kami ni Mike. Na ituloy na o mag-resume makagago and the rest is history. Shit. And that's where you sit right now after those. Marami things. Nagsabi bakit ko pinatulan, bakit ko ano. Pero marami ka iginante. Marami. Pero siguro ang pinaka ano ko doon yung mga ibang tao na parang ba't mo pinatulan, ba't mo ano. Siguro nakikita naman na nila resulta ngayon. Hindi ka bumaba ng level eh. Diba? Hindi ka pinaalala mo lang kung sino ka. Yeah. Para sa akin yun. Oh. I was there. Uh-huh. I was there. I am one of the few first who hugged you and mm-hmm. Mm-hmm. you squashed your beef with ZJ, DZ Savage that night. Yeah. Actually, hindi yun beef. Yeah. For me, beef is... I know beef. Yeah.
Misunderstandings. Misunderstandings. Yeah, yeah. You squash your beef right after the battle. He cheered for you. Mm-hmm. He watched you fight. You did well. Yeah. You did very great on that battle. Iginante mo yung... DC Savage sa bagay na yun. Kasi... He's mature enough to do that. Yeah. Yeah. And sinabi ko naman sa kanya noon na kung ano man yung ginawa ako sa grupo mo, hindi ako para mag-sorry. Yeah. Pero alam ko mali ko. Oo. So yung ibig ko sabihin na pag nandis ako or may ginawa akong bagay, hindi ako para, hindi ko panindigan. Oo. Nasa inyo, nasa inyo kung anong gagawin nyo. Pero alam ko sorry, pero alam ko mali ko. Yeah. And then yung time na yun, si DC Savage, man enough to understand that. Yeah, si DC Savage, shoutout sa Dino Calates. Yeah, shoutout kay Dino Calates. Solid yan. Si DC Savage yung binigyan niya ng respeto sa battle na yun, and I respect him too. Ah, I heard he was cheering for you and sinasabihan niya, galing mo. Tinawag ko siya para yakapin. Yeah. And masaya ako na ganun yung ending na nangyari. Wow. And no bad blood. At saka yung pagkayakap ko sa kanya, yumakap ako ng artista. Yan! Pinapanood ko to nung bata ko eh. Oo, shout out to Bowel Clan, shout out to George and RJ. Ano yun eh, Dino Calates yun, Odin, pare. Odin. Kumbaga, Odin. Bata pa lang ako, nakikita ako na yun eh, di ba? Child yes, star na yun eh, yes, di ba? So, ang saya rin na parang pagtatanggalin mo yung init ng ulo, marirealize mo, putya, nagkagano nang kami, tapos ending, nagkausap kami. Di ba? Okay. Masaya tapos ako, na yung... Tapos na yung pinagdaanan mo dati, tapos na kung paano ka naging price tag, yeah. Paano ka nakapasok sa flip top, all those flip top battles, yeah. Hanggang sa sunugan. This is your last battle, tama? For the me, sunugan. Oo. I mean, the recent one. Yeah. Yan yung pinaka last, mm-hmm. Bago pandemic and all that shit. Mm-hmm. And then the music lumabas, pag-usapan natin mamaya paglabas ng barcode. Yeah. One. Okay? What's up, cyberspace? Maraming salamat sa panonood dito sa Dog Brock Radio. Sana nag-enjoy kayo at sana nakapulot kayo ng mga aral at values as much as I did nung ginawa ko yung interviews na to. Kung hindi pa kayo nakakapag-subscribe, please do subscribe in this YouTube channel, Dog Brock TV. At mapapakinggan nyo lahat ng episodes ng podcast ko sa Anchor, sa Spotify, Google Podcast, at lahat ng podcast and music digital streaming platforms around the globe. Maraming salamat again at balik na tayo sa episode. So yung price, pag-usapan na natin yung sunugan, which is yung last or the recent battle. The most recent battle na meron ka. Before lumabas yung album. Tapos lumabas yung Barcode 1. Tapos ngayon sinusulat mo yung Barcode 2. Bago tayo dumirekta sa karir mo, all those events, all those out-of-town shows, all those Spotify streams, those Wish Bus performances, dami nagtatanong sa akin. Yung mga close sa circle ko, may group chat ako ng mga importanteng tao sa akin. Eh. Kayo. May mga group chat ako, iba-ibang bilog. Sa kotse, sa NBA cards, sa sapatos. Siyempre, pool of influences. Mga kapatid ko sa eksena, kanya-kanyang bilog. Lagi ko kasing tinatanong sa kanila sinong gusto nila mapanood sa podcast ko. Sabi nila, ikaw, anong gusto nyong itanong kay Price? Kailan ka daw babattle ulit? At sino bang gusto mong makabattle? Hindi ko masagot yung tanong nila eh. Pero ngayong kaharap na kita, tatanong ko na to. Price tag, Joe Marie Espiritu. Babattle ka pa ba? Whether in flip top, in sunugan? Kung babattle ka, sino? Tagal sumagot ng kapatid ko. Siguro ayokong buksan, ayokong isarado yung pintuan ng battle. Uh-huh. Sa akin. Kasi parte yan ng ikaw eh, di ba? Oo. Malaki na tulong sa Enigma, sobra. Yeah, shout out to Flip Top. Sobra. Kung meron man ako mamahalin sa battle career ko, si Enigma. Yeah, grabe yung tiwala niya sa'yo. Tsaka may yung pagsasamahan namin ni Enigma rin, ay hindi matatawaran ng kahit sino. Mm-hmm. Uh-huh. At yung pagtulong niya sa akin, mm-hmm. para mag-grow ako. Shout din kay Mike Swift. Salamat sa binigay mong opportunity. Sipin mo, napanood ka ni Don G dahil in-upload sa Konektado ni Mike Swift. Yeah. Tapos yung mga opportunities na binibigay ni Mike sa'yo, iba rin. Yeah. Mike Swift is really a legend. Anyways. Yeah. And salamat kay Mike. Shout to Mike. Hindi ko sinasarado yung pintuan sa battle. Mm-hmm. Pero sa ngayon, ayokong
ayoko muna lumaban, ayoko muna mag-battle. Mm-hmm. Just want to focus on my career in okay. music, sa music, mm-hmm. and sa business ko. Mm-hmm. Hindi ko naman sinasabi na hindi ako magkakapera sa battle kasi alam naman natin lahat na pera talaga. Oh, pera talaga yun. Oh, pero, yung time ng music career ko, uh-oh. Napansin ko na mga bata kumakanta sa akin, ng kanta ko. Uh-oh. Mga magulang, attorney, police, yung mga naging fanbase ko, hindi ko na-expect na, alam mo yun, hindi ko na-expect na sila yung hahanga sa music ko, especially yung kontrabida. Oh, then, lakas nyo ni si LR doon. Alam mo yung time na parang napaisip ko na pag bumalik ako sa battle at ang strength ko is pagiging maangas at pagiging nagmumura, hindi ko na kayang gawin eh. Okay. Yeah. Kasi bumali ka na sa music and ibang... Hindi lang dahil sa bumali. Feeling ko, as an artist, mm-hmm. may responsibilidad ako para ituwid yung mga kabataan para pakinggan yung tama. Yeah. At iduluhin ka sa bagay na alam nilang dapat nilang sundan at hindi yung pagmumura. Which is yun yung ginagawa mo sa music. Hindi ko sinasabing sablay or mali yung flip top. Oh, yeah, yeah, yeah. Pero siguro nakuha ko yung respect ng mga tao. Uh-oh. Dahil sa mga music, mga positive music at saka yung mga motivation lines na naibibigay ko sa kanila. So, kung magbabattle ako at mm-hmm. papakinggan ako ng mga bata na hindi naman pinapanood yung battle ko nun, mm-hmm. mahirap. Parang hindi tugma yung off-brand, something like that. Sa kanila, uh-oh. Na inidolo ko si Price, tapos bumata. Ganto pala siya. Although may mapapanood naman na sila na ganun ako dati, pero alam na naman nila. Sinusundan ka nga nila because of your music name. So, siguro may responsibilidad din kahit sinong artist para sundan sila ng kabataan na right way. Though, hindi ko naman sinasabi na para sabihin mo yung mga, hindi ka maging sobrang mainstream ng mga sasabihin mo. Yeah. Para, ano. Pero, siguro nakuha ko yung fanbase ko ng sobrang dami dahil na-respect nila kung ano ko ngayon. And not just, ako I respect you ever since. Like, I know you in a personal level. But these people who listens, who streams to your music, who even sings along with your music, with your lines, hindi mo expect, sabi ko nga kanina, hindi mo expect na sila yung mga taong sinasoundtrip ka. Yeah. Diba? Yeah. Diba? Pero, these are the type of people who has taste mm-hmm. for totoo, me. Totoo. Who is aware of the reality because of how you speak your bars, your lines on your music. And for you, you're just sharing your experiences eh. Kaya natural sa'yo yung music mo eh. Kasi ikaw yan eh. Oh, yan. And big shoutouts to Don G sa laging pagpapaalala na huwag kang gagawa ng kahit na anong kanta na hindi ikaw. Mismo. Kung ano yung sinabi mo sa kanta, panindigan mo. Tinatandaan ko rin yun. Kasi nagmi-meeting tayo with Don G, lagi niyang lahat ng pangaral ni G, naiisip ko, sinasa puso ko. Kasi sobrang galing niyang tao. Mm-mm. And going back, I just think na these people who appreciate you for being a music artist, you have an obligation to them to entertain them on a level kung paano mo sila in-entertain sa music mo pag nag-battle ka. So, it's a burden and at the same time, a duty for you to deliver that. Because people are expecting from you. From the release of Barcode 1, from all your music videos, your mini movie music video, from all those content, from your gigs, your Hydro performance, your Wish performance, your music videos, your streams, people are expecting. And I think it's your duty to deliver something out of a battle. Yeah. Yun eh, no? Yeah. Obligation. That's being a mature type of an artist. Kasi, well, yung sa music ko naman kasi, kung isipin mo, hindi ko na na-expect na ganun, makakakuha ako ng 10 million views dati, 100,000 views. Kahit naman mangyari pa ulit yun. 10,000 nga lang, saya-saya mo na, di ba? Saya na ako eh. Oh.
Pero yung time na yun, okay na sa akin yun. Tapos hindi ko na-expect ngayon. So, para sa akin siguro, gusto ko lang maging isang magandang halimbawa. Mm-hmm. As an artist na isa sa mga magandang halimbawa para ikwento yung mga bagay na negatibo na pwede mong gawin positibo. Yeah. That's really interesting. Ganda nun. Hindi lang dahil galing ako sa magulong buhay. Yeah. Galing ako sa pinakadelikadong parte ng lansangan na sinasabi nila. Oo. Pero hindi yun para ika-astig mo. Oo. Hindi yun yung win. Makikita mo yung maturity ng tao. Oo. Yun talaga. Yun talaga para sa akin yung pinakakailangan is yung maturity. Saka, character development. Saka I respect, yeah, that's very important. And I respect you when you say na ayaw mong makita ng tao yung isang bagay na hindi, I'm not saying na kung ano ka sa battle, hindi ikaw yun. Mm-hmm. Pero ikaw nga kasi yung music mo eh. Mm. At iba ka sa battle. So you don't want to show that again, anymore, I don't know. But yung narrative is, siguro kung ayaw mo isarado yung pinto, pero kung babattle ka man, ibang price tag yung pwede nilang mapanood. Oo. At hindi sila masasatisfy dun. Dahil hindi yun yung ako. Oo. 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 At ayaw ko rin matalo. Hindi ka rin magpapatalo. Hindi rin alam ko hindi ka magpapatalo. So, magbabawas ako ng pyesa ko. Alam ko hindi ako 100%. Wala na akong dapat patunayan sa battle. Wala na akong dapat patunayan. Thankful ako dahil, actually marami pa rin haters from Flip Top crowd na gusto kong lumaban para matalo. Alam ko yun, which is hindi ko naman sila... Alam mo, nature ng Pilipino kasi yan. Gusto, pag lagi kang panalo, gusto nila matalo ka naman. Alam mo ba hater ni LeBron? Kung bakit sila hater ni LeBron? Kasi ang galing niya eh. Totoo. Ayaw ko dyan. Ang galing eh. Floyd Mayweather, Muhammad Ali. Oh. Dami silang hater, hindi sila perfect. Kobe Bryant, noon panahon nila, huwag na sabihin hindi yung most hated nila, si Kobe Bryant ng time na yun. So I understand. Nature ng tao yun. Naiintindihan ko. Oo. Ayaw ko nila sabihin kung ano, kasi magiging tunog mayabang pa. Oo. Pero nagigets mo. Where they're coming from. Naiintindihan ko yung hate. Yeah, okay. Naiintindihan ko yung hate. That's one thing about... Naiintindihan ko yung hate. Mature. Justin Bieber, naiintindihan ko yung hate. Yes. Lil Wayne, naiintindihan ko yung hate. Oo. But people hate on things that they don't understand. Yeah. But you understand hate. That's really important. I mastered hate. You eat hate for breakfast, diba? Sabi mo. Pero may napanood ako. I follow Looney on Twitter. And I'm just grateful with Marlon. Oy, nakita ko ah. Andrew E., Francis M., Looney, who else? Nasa shop mo. You painted Marlon, Andrew E., Marlon Arisotel, Andrew, and Kiko. Marlon, Andrew, Glock 9, and Kiko. So, Looney, Andrew E., Francis M., and Glock 9. In the mural of your shop. Yeah. Diba? Your flagship store. Yeah. The villain shop. Napapanood ko, nakikita ko yung tweets niya, and meron siyang nireview. Hinimay niya yung mga battles mo. Mm-hmm. And, I don't know the exact words, pero I can quote him on this. I'll quote na parang, marami kang pagkukulang. Mm-hmm. Hindi pa yun yung best mo. Mm-hmm. Parang something like that. Mm-hmm. Hindi pa yun yung best mo. May mga... sa mga battles mo, hinimay niya. Yun yung content niya. You check out Looney. Shout out to Looney. You check out his channel. Very good inputs din. Mm-hmm. Pero tanungin kita, total kausap kita ngayon. Mm-hmm. Ako pinanood ko, nagets ko yung point niya. Yeah. Totoo naman. Yeah. May mga kulang ka, may mga ito, kulang sa ganito, ganyan. Anong take mo doon? Totoo yun na may kulang pa ako. Mm-hmm. May kailangan ka pa improve. Mm-hmm. And salamat kasi, ano yun eh, positive naman sa akin yun eh. Oh, constructive yun. Tama. Yeah. Yun yung maganda kay Loons din. Yeah. Yung kumbaga parang, syempre, hari ng tugma yan. Eh. Oo. Diba? So, may nasa tamang sapato siya para gawin yun. Yeah. Oo. Isa rin sa mga hinangaan kong artists from battle to music. Yeah. Music to battle. Yes. Kasi hindi lahat ng artists natatagos yun eh. Tama. From battle. Kahit sino sa mainstream artista, kilala yung Looney. Oo. Kahit si pinakasikat, pinaka, alam mo yun, nakikinig ba niya ng hip-hop music o hindi? Nanonood ba niya ng Flip Top o hindi? Kilala si Looney. Yeah. Oo. Pero yung time na yun, alam kong may pagkukulang ako or hindi pa ako ganun kagaling. Pero
Pero kung iisipin mo, paano yung mga tinalo ko, no? Mas may kulang sila, no? Hindi, kasi di ba? Di ba? Hindi pa ako magaling nun, eh. Hindi. Okay. Nakakatawa yung sinabi mo. Kasi, kung may kulang ka, paano yung tinalo mo? Eh, panalo ka sa lahat. So, ganun ko tinake na positive yun. Galing. Di ba? Ganun ko tinake na positive. Don't get me wrong. Tama si Looney, inako mo. Oh, inako. Pero, okay, wala gets akong, na kita. Wala akong rebuttals. Uh-oh. Wala akong multis. Oh, yun yung mga sinabi niya. Come on, man. Ang bars for bars ka lang. For yeah. Bars for bars. Uh-oh. Wala kang multis, oh. Yun yung mga konsepto totoo, na wala. Totoo. Aspeto pala na wala. Yung inisip ko, tama ka naman, Loon. Sabi ko, o nga, no. Time na, wala naman akong interest. Actually, kaya, but ayaw ko rin, isa pa, ayaw ko nang magbumatal. Wala na akong ego. Oo nga. Wala ego, you don't need to prove anything to anyone. Wala na akong competition. I'm just a businessman. Kino-compete mo na lang yung sarili mo. Yeah. I make money every day. You don't collect scores anymore. You don't count scores. Tapos na yun. Okay. So, okay. Yung time na wala na akong ego, yung pinapahinggan ko si Looney about doon, yung uh-oh. Sa interview na pa, pinanood saan ang tropa ko yun eh. Uy, may, yung ganda. Di, tsaka papanoorin mo talaga yung content niya kasi talagang fruitful. Yeah. Maraming values. Tapos sabi ko, oh nga, no, kulang ko pa to. Ganun ako mag-isip eh. Oh, talaga? Hindi. Hindi. Mali siya. Hindi na. Oh. Parang, nga, no, wala pa akong rebuttals, no? Tatawa ako, wala akong multis. Pero? Pero bakit? Ba't ako nanalo? Okay. Oo din. So, sabihin ng ibang mga haters, di ba? Parang, luto yung laban, kinesyo ganito. Even Looney, vote me. Binoto ko ni, vote me. For judge siya kay Batas. Sa Batas. Oh, judge siya kay Batas. I know. Ganito, ganito. So, binoto niya ako dun. So, ibig sabihin, inisip ko, kung may pagkukulang pa ako, pa in a positive way, inisip ko. So, ibig sabihin, ganun katindi na may pagkukulang ang kalaban ko. Uh-oh. Dahil lahat... You're not saying na you're the best, dahil di ba? Lahat but... ng kinalaban ko, feeling ko mas magaling sa akin, gaya nga nasabi ko kanina. Uh-oh. Kaya nininervyos ako, natatakot ako. Tsaka parang, hindi, alam diba? Ko yung kaba mo. Oh, kasi siyempre, pag umapa ka na sa hagdan, mismo, paakit ng stage, mismo, price tag ka na. Mismo. Pero sa likod nun, hindi nila nakikita. Eh. Nakikita kita sa kotse. Kulang ko lang yung tulog mo. Ganon ka naghahanda. Ganon mo inaalagaan yung pangalan mo. Yun yung hindi nakikita ng iba eh. Kasi nakikita lang nila results. Binibigay ko lang yung best ko. Pero yung preparations mo, grabe rin. And every time na umi-step ako sa stage. Sa stage, alam ko matatalo ko. Oo. Pero pag sinabi na ni Enigma na game, oo, alam ko panalo ko. May posibilidad na matalo ka. Oo. Pero pag sinabing flip-top game, oo, winner. Yun ang W. Hindi ko naman siguro kasalanan kung gano'n ako mag-isip. Law of attraction, sabi mo. Exactly. So, yung time na yun, siguro, parang naano ako na parang ang malas. Siguro, malas lang nila kasi ginalingan ko ng time na yun. Teka lang, hindi ko ma-imagine yung feelings na, ng mga nakalaban mo nung pinanood nila yung content ni Looney. Siguro, chamba. Hindi, nung pinanood nila yung content ni Looney na ikaw yung sinasabihan mo yung mga pagkukulang. Oo. Ayoko na isipin nyo, pero... consistent talos. Consistent win, yung winning streak ko eh. Oo din. Diba? Oo din. Siguro, ako hindi ako nagalit na hindi ako nakakuha ng credit sa Flip Top as one of the best or top 10, top 20. I don't care. But I know. Kasi kung hindi pa ako magaling nun, eh paano ginalingan ko pa? Oo din. Oo diba? Oo din. Kasi pagaling pa lang ako ng pagaling eh. Oo. Sabi rin ni Looney. So, siguro naputol. Oo. And marami na rin kasi ngayong artist. Diba? Marami na rin ngayong battle MCs. Ang gagaling din nila. Ngayon. Sobra. Mot? Grabe si Mot. Mot, Sorgenio. Oh my God. Sino pa ba? Si Six Threat ang dami, sobrang magagaling. Ang dami nila. Eh, tapat mo ako sa mga yun. Di na ako mananalo dun eh. Oh, yeah. Real talk. Sure, one of the best. Mot, no doubt. Yeah, Mot, galing. Defeated. Si Sur. Oh. So, diba? Isa sa mga malalakas ngayon. Si Sixth Threat, champion. Shoutout din kay Ivan ng Baguio. Iba rin yung pag-aalaga sa mga artist ng taong yun. So, anong papanalo ko sa mga yun? Yeah. Diba? Yeah. Gutom yung mga yun. Yeah. And siguro wala na akong patunayan. I'm I'm glad with Sur. He's into business right now. Yeah, oo. Ang galing din. May shop siya ngayon. May shop siya, may clothing brand siya. Yeah. And si... supporta rin siya sa lahat sa local sa eksena. Totoo. Galing. Tsaka si Mot. Si Mot din naman. Hindi, may business din siya sa Cavite. Oo. And si Sixth Threat, nag-sign na atay sa Dunggalo.
Okay, yeah, okay. Sa Hinales, Dunggalo. So, ayun. So, ano na? Iba-iba. Iba-iba na yung... It's not just flip-top anymore. Yeah. May mga sarili na rin silang buhay. But na flip-top changed a lot of lives, di ba? Flip-top is the reason kung bakit lumakas ang hip-hop ulit sa Pilipinas. Yes. 10 years Enigma is... Si Enigma... One of the prophets of the local hip-hop. He's a fucking genius. Yeah. Genius si Enigma, pare. So, grabe yan. Shout out to Arik. He's one of the greatest minds that I know. Baby Arik. Shout out to you. Love na love ka nun, Tol. Oh, no? Love ko yan. Love ka nun. Naalala ko yung... Anyways. Okay. Moving forward. Papa, anong kailangan nilang abangan sa'yo? Anong kailangan nila abangan kay Price Tag? Music-wise, sige, battle, sinabi mo na, hindi mo sinasara yung pinto, pero kung babattle ka man, may certain deliverables ka na kailangan mong, hindi ka nagmamadali, yeah, di ba? Nakafocus ka sa music. Business. Ano mga sa business, anong kailangan nila abangan? Anong pwede mong patikim? Music videos this year, 2020. Yeah. Tatapusin mo to with a bang. Yeah. With visuals talaga. Kahit anong sitwasyon ngayon, I don't care. Yeah. Gumagalaw ka? Gagalaw ako. Okay. And Barcode 2. Barcode 2? Album? Ilang songs to? 10. 10 tracks? 10 tracks. Full album? Yeah. Nakakalahati na ako. Solid mga features dito. For sure. Features, yeah. And more personal pa, lalo. Mas more yung sa kwento ng buhay. Kwento ng mas maraming experience. Learnings. Kasi yung barcode 1, tutok mo yung camera, saan yung eksena. Yeah. Pero pag pinakinggan mo yung mga... Law of attraction din yun. Kasi yung mga sinabi kong yun, nangyari lang ngayon eh. Oo. Oh. Diba? Pag tinignan mo nga yung mga track per track, parang sinabi na to 3 months ago. Mm. Ito, sinabi na to 5 months ago. Preparation siya sa future. Future, yeah. And then Barcode 2, exciting yan. Yeah. Exciting yan. So kung paano naging businessman, kung sa anong pinagbago ng buhay ko. May tanong ako sa'yo. What's up? Ano yung aasahan ng tao sa hip-hop after pandemic? In general, not just you, not just Rawstar, not just your clique, not just your circle, not just us. In general. Feeling ko... including all, everyone, every artist. Feeling ko marami maglalabas eh. Dami nag-iipon ng content, Tol. Madami. Parang pero, content war, no? Yeah. Pero, ano, for me, sana mas matindi pa. Sana galingan maglabasan lahat. Ng marami. Oo. Para maging healthy. Diba? Yun. Oo. At masaya ako. Survival of the fittest. Sana may sumikat pa ng sobrang boom na kanta. Oo. Na 5 tao na hindi kilala. Oo. Sana kasi, meron yung mga underground rapper mapansin din. Uh-oh. As long as positive yung sinasabi nila. Dami, no? Diba? Madami, pero sana kulang may, eh. Bukod sa amin, meron pa mga ibang sumikat. That's interesting. Diba? Yeah. For me, kasi no ego. Mas masaya pag ganun eh. Mas marami. Mas healthy. Mas healthy. Tandaan mo. Sarap kaya na marami kang kaibigan. Mas maganda pag maraming sari-sari store. Oo din. Mas maganda pag maraming sari-sari store, mas maraming bibili. Saka, hip-hop is the new mainstream, I believe. We're not mainstream, we're not underground. Yeah. We are a new genre. Totoo. We are a new Totoo. Type of Totoo. Something. Totoo. And I'm just glad Totoo. That I get to be part of it. Yeah. Of that movement. And I'm just, man, you know, kung paano natin tinayaan tong putang sobra. Inang hip-hop, Tol. Buhay sa buhay. Dugo sa dugo, pawis sa pawis. And only few ako, understands. Masaya ako na... Sa nangyayari, no? Na hindi na tayo kinadidirihan. Oh, dati. Pag hip-hop ka, jologs ka. Jejemon ka. Ay, jejemon to. Ngayon, pag hip-hop ka, gusto ko na. Wow, wanna diba? Be friends with you. Hindi, so, ngayon connected na yung mga hip-hop artist sa bilyonaryo, same sa states. Totoo. Diba? Totoo. Millionaryo, hindi na millionaryo, bilyonaryo. I know it. I know it. Actually, may mga tropa tayo, may mga kaibigan tayo na mga bilyonaryo talaga na alam mo, tinutulungan tayo. At nagsasabi sa kanila kung ano yung dapat gawin. Yeah. Totoo. Na hindi dahas, hindi yabang, at wala kang kailangan patunayan. Kailangan mo lang talunin yung sarili mo. Dahil bandang huli, kakampi mo lang sarili mo. Walang pake. Sa kritiko. Yeah.
Sa akin kasi, I'm just glad. Kailangan maging matured ka lang talaga para maintindihan yung mga bagay-bagay. Pero dami pa tayong matututunan, Price. Sobrang tanggap mo? Tanggap ko na marami pa tayong pagkakamali na gagawin. Marami. Marami pa. Marami pa tayong tagumpay na kailangan kunin. Yeah. Marami pang laban na kailangan ipanalo. Marami pang ups and downs to. Dami pa. Marami pa. Pero thankful ako na ganito. Basta safe lang tayo. Healthy lang tayo palagi. Yeah. Sana ganun din sa lahat ng mga makakapanood nito. Sana safe din yung pamilya niyo. Safe din yung mga mahal niyo sa buhay at matupad niyo yung mga pangarap niyo dahil tuloy-tuloy lang. Kasi you never know. Yeah. Ikaw na next. Or kahit hindi ka man rapper or hindi ka man hip-hop or hindi ka naman musician, mm-hmm. if you're an athlete or kung ano man ginagawa mo, businessman, hindi mo alam yung bagay na yan. Alam mo yun? Puputok. Or basta galingan mo lang lagi. Lagay mo yung puso mo sa gitna. Lagi, maging totoo ka lang. Totoo ka lang. Lagay mo lang yung puso mo. Importante yung puso eh. Importante yun. Kasi lahat, skills, lahat, pag-aaralan yan eh. Nagagawa yun. Mindset na babago, napapagana, napapatama. Oo. Kailangan mo ilagay sa tamang direksyon. Sino ba naman mag-aakala na magiging ganito yung isang putsangin ng car wash boy? Sino mag-aakala na dishwasher ng karinderya hindi dito na? Pizza vendor. Diba? So, bakit hindi? Diba? Waiting game, oo. Pero matyaga ka. Diba? Tapos, ito. Dami mong butas na nilusutan, man. Sobra. Dami mong wins na kinuha. And hindi biro lahat ng battles. Hindi biro magsulat ng kanta. Lalo ikaw, problema mo dati, paano ka magsusulat ng kanta? Mm. Alam mo, kaya mo. Mm-mm. Pero paano? Hanggang sa nahanap mo yung tamang recipe, tamang tao, tamang engineer, tamang producer, tamang music video director, tamang kakolab. Shoutout sa lahat ng mga nakasama mo talaga sa proseso. And I'm just glad. Price, may dalawa na lang akong tanong. What's up? Anong pwede mong sabihin sa mga nangangarap, whether engineer man yan? Gusto ko maging pinakamagaling na engineer, gusto ko pinakamagaling na architect, pinakamagaling na ganito, na ganyan. Anong pwede mong sabihin bilang ikaw, bilang Jomari Espiritu, sa isang bata na nakikinig sa music mo, nakikinig sa nanonood ng content mo, nanonood siguro ng battle mo, o nanonood ngayon nito, paglito sila sa buhay, anong pwede mong sabihin sa kanila? Hindi talaga may iwasan na malilito ka sa buhay. Mm-hmm. Kasi sa mundo nito, parang parte yun, you know? Mas lamang ang hirap at sakit kaysa saya. Sa saya. Kailangan niyong maintindihan na hindi totoo yung araw-araw Pasko. Totoo. Kailangan niyong maintindihan na mas mahirap mabuhay sa mundong to. Mm-hmm. Pero dapat yung mga maliliit na bagay, doon kayo sumasaya. Mm-hmm. Isa yun. Maliit na bagay, kailangan maging masaya ka na eh. Kailangan mong sanayin yung sarili mo sa maliit na bagay. Dahil, pag dumami na yan, lumaki na yan, kung ano man yung meron sa'yo, baka malula ka, mag-iba. Uh-oh. So, kailangan maliit pa lang. Simple. Kahit mga simple na. Simpleng bagay. Kahit maliit pa lang yan, that masaya ka na. Mm-hmm. Tapos kahit lumaki man yan, yung maliit na bagay na ginagawa mo, masaya ka pa rin. Gratitude, no? Mm-mm. Laging, oo. Mismo. Tapos, sa pangarap mo, sa pangarap mo, siguro dapat lagi kang maniniwala sa sarili mo. Kalokohan yung sinasabi nila na tigil mo na pag walang mangyayari. Hindi to. Kahit walang nangyayari, huwag ka titigil. Huwag kang titigil. The universe will follow. Yeah. They will give you the rewards eventually. Mismo. Like, susundan mo lang yung path and then sila na bahala. Basta alam mo, as long as gumagalaw ka, as long as may ginagawa ka, as long as hindi ka tumitigil, as long as naniniwala ka sa sarili mo, makukuha at makukuha mo. Basta alam mong tama, alam mong wala kang sinasagasaan sa tao. Yeah. Tuloy mo lang, dire-diretso lang. It's very interesting. It's very good. Siguro isa pang madadagdag ko is maging totoo ka palagi sa sarili mo. Yun lang. Bago yung last question, gusto ko lang sabihin sa mga nanonood. Subscribe kayo sa channel ko, Dog Brock TV. Check nyo ako, nasa Spotify, nasa Apple Music, Google Podcast, Apple Podcast ito. Mapapakinggan nyo to sa lahat ng digital streaming platforms. Mapapanood nyo to dito sa channel ko. Huwag na rin kayong, kung gusto nyo ng gantong klaseng content, huwag nyo kalimutan mag-subscribe. Kasi marami pa akong interview na ganito kagagaling na tao na kapupulutan natin ng aral. As much as I do, sana kayo rin nakakakuha ng values at ng mga aral dito. Last question, Price, bago natin tapusin yung episode.
Ano yung sasabihin mo sa batang ikaw? Batang ako. Yeah. Ikaw ngayon, sa estado mo ngayon, anong sasabihin mo sa batang ikaw? Yung same talaga na ako, no? Siguro, maraming batang ako ngayon. Possible na ganun talaga nangyayari sa mundo. Pero, ligaw, lito. Pagdaanan nyo lang. Yeah. Pero huwag yung tatambayan. Pagdaanan nyo, kailangan nyong mag-survive sa bagay na yan. And huwag yung tatambayan kasi mali. Mm-hmm. Pero kailangan nyo matuto sa pagkakamali ninyo. Dahil minsan ang tao, hanggat hindi natututo, hindi matututo. Kailangan hanggat hindi natututo, hindi siya matututo. So dapat malaman mo yung tama na ginagawa mo, yun ang ituloy mo. Yung mga mali mo, iwan mo. Hindi habang buhay kasi cool. Hindi habang buhay astig. Hindi habang buhay malupit ka. Alam mo yun. So, sa akin siguro, totoo yung salitang pagbabago. Kailangan mo mag-level up. Kailangan mong... Galingan. Kailangan maging iba ka. Maging iba ka sa iba. Huwag ka makontento. Exactly. At saka dapat ayusin mo yung buhay mo sa bagay na alam mong ando doon ka lang dapat sa ikabubuti mo. Kaya mong balansehin. Wala naman tama o mali. Nagkakasala ka, gumagawa ka ng tama. Nagkakamali ka, ginagawa ka ng tama. So hindi tayo ginawa ng Diyos para maging perpekto. Basta ang gusto mo lang sabihin sa dating ikaw, pagdaanan mo lahat, huwag mo tatambayan, pero galingan mo. May matututunan ka dyan. Maraming salamat. Kasama si Price Tag, Dog Rock Radio. Kapatid ko to. Let's do this. Salamat.